Isang magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay ng ating munting channel. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM. Samahan niyo pong muli ako sa isa na namang kwento na magpapaalala sa inyo kung gaano kasarap ang umibig. Dito lamang po sa Rated Stories. Napabalikwas ng bangon si Arabella na habol ang hininga. Pinahid niya ng likod ng palad ang pawisang noo. Parang totoo ang kanyang panaginip. Nakita niya ang sarili sa loob ng isang balon. Nag-iisa siya at walang nakakarinig sa paghingi niya ng saklolo. Namamaos na siya sa pagsigaw pero wala pa rin sumasagip sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang nalunod. Matagal siyang nag-isip kung ano ang ibig ipahiwatig niyon. Nanaginip ba siya ng ganoon dahil sa biglaang pagpanaw ng kanyang bayaw? Kadarating lang niya kanina mula sa trabaho nang salubungin siya ng nakagigimbal na balita ng kanyang ina. Patay na raw ang Kuya Alex niya, na asawa ng kanyang Ate Marian. Atake sa puso. Dahil doon, kailangan niyang magtungo sa Davao kung saan naroon ang kanyang kapatid upang damayan ito. May edad na kasi ang kanilang mga magulang at baka mahirapan na sa biyahe. Naawa siya sa kanyang Ate Marian. Isang taong mahigit pa lamang silang kasal ni Alex ay nabiyuda kaagad ito. Parang kailan lang nang itawag ng kapatid sa kanila ang pagsilang nito sa kanyang pamangkin. Ngayon ay nag-iisa na lamang ang kapatid na aagapay sa anak nitong naulila sa ama. Napakasakit siguro para sa kanyang Ate Marian ang pangyayari dahil alam niyang mahal na mahal nito ang bayaw niya. Naalala ni Arabella ang nobyong si Ray na nakatakda niyang pakasalan isang linggo mula ngayon. Matigas ang pagtanggi nitong magpunta siya ng Davao ng nag-iisa. May pagkakonserbatibo at may pagkamapamahiin kasi ang lalaki. Naniniwala itong lapitin ng disgrasya ang mga taong malapit ng ikasal. Gusto nga sana nitong sumama pero pinigilan niya ang binata dahil marami pa itong dapat ayusin sa nalalapit nilang kasal. Kahit ang paghatid nito sa kanya sa airport ay hindi na niya tinanggap. Alam niyang halos hindi na ito nakakapagpahinga sa dami ng inaasikaso. Ipinaalam na lang niyang ihahatid naman siya sa airport ng kasambahay nilang si Nena, kasabay ng pangako sa kasintahan na pag-iingatan niya ang sarili. Ngunit bakit ba siya kinakabahan ngayon? Pakiramdam niya ay matagal niyang hindi makikita si Ray. Malungkot na nakatayo si Arabella sa deck ng barko. 5 oras pa lamang ang nakakalipas mula nang umalis iyon ng Maynila. Ayon sa crew na napagtanungan niya, ay magtatagal sila sa laot ng 3 araw. Napabuntong hininga siya. Nang mga sandaling iyon, ay nakakaramdam na siya ng pagkabagot. Kung bakit naman kasi nagkataong fully book ang mga flights patungo sa Davao. Change passenger na nga siya sa barko. Kamuntik pa siyang hindi umabot. Kung alam lang niyang sa barko pala siya masasakay, ay nagpasama na lang sana siya kay Ray. Sa tanang buhay niya, noon lang siya napalayo sa mga magulang. Bigla niyang naisip ang Ate Marian niya. Marahil, ganoon din ang naramdaman nito nang mapalayo ito sa kanila. Naiiling na pinagmasdan niya ang laot. Pawang ang mga sulngasul na tubig lamang ang kanyang natatanaw. Pakiwari niya ay walang katapusan ang kanilang paglalakbay dahil hindi niya matanaw ang dulo ng dagat. Niwala siyang makitang palatandaang may lupa nga ang mundo. Nakaramdam siya ng pagkalayo, kaya naupo siya sa isang bench sa hindi kalayuan. Naalala niya si Ray, kung nasa tabi niya lamang ito, ay hindi siya makakaramdam ng kahungkagan. Iyon din marahil ang nagbunsod sa kanya para pumayag na magpakasal dito. Bukod kasi sa gwapo, mabait, responsable, malalahanin at gentleman ang kasintahan. Mahigit 1 taon na silang magnobyo, pero ni minsan ay hindi ito sumobra sa halik at yakap. Maganda na rin ang posisyon nito sa kumpanya bilang junior accountant at siya naman ay isa ng permanenteng empleyado sa isang insurance company.
Hi miss, may I join you? Anang lalaki na nasa tagiliran niya. Naka-sunglasses ito, nakakap ng asul, maong natatterd at naka-t-shirt na puti ito. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. Nag-iisa ka lang? Inilibot pa nito ang paningin sa deck na kinaroroonan nila. Kalat na ang dilim at malamig na ang simoy ng hangin. Oo. Aniya nang tingalain ito. Napatitig siya rito. Gwapo. Aniya sa sarili. Mabilis siyang nagbawi ng tingin nang mapansing titig na titig ito sa kanya. Ano yan? Tanong nito habang nakatingin sa may kandungan niya. Nagtatakang napatingin siya rito. Bag ko, hindi mo ba nakikita? Naiinis na balik tanong niya. I know it's a bag. What I mean is, ano bang laman yan at hindi mo maiwan sa cabin mo? Teka, baka naman may ginto dyan. Pagkway sabi nito. It's none of your business, okay? Bigla siyang tumayo sa bibit-bit ng kanyang bag. Hey, hey, miss! I'm sorry. I didn't mean to offend you. Gusto ko lang mapagaan ang pag-uusap natin kaya ako nasabi yon. Pahabol nito sa kanya. Kanina pa kasi kita pinagmamasdan. Ang lungkot-lungkot mo at parang nag-iisa. Akala ko nga may kasama ka kaya hindi kita nilapitan kaagad. Pero nang mapatingin uli ako sa'yo, nginitian mo ako. Nginitian kita? Nakataas ang kilay na tanong niya. Yes, kaya nga nginitian din kita eh. Pero napansin kong wala ang isip mo rito. Kaya naipa siya kong lumapit sa'yo. Dahil ayokong isiping nababaliw ang isang magandang babaeng katulad mo. Hinubad nito ang suot na sunglasses. I'm really sorry, miss. Mataman siyang tinitigan nito. Tila na hipnotismo siya sa mga titig ng lalaki. Okay, sorry din na nasupladahan kita. Pagkasabi niyon, ay tinalikuran na niya ito. Wait, where are you going? Nilingon niya ito. Magpapahinga na ako, mister. Kagabi pa ako walang tulog. So if you don't mind, maiwan na kita rito. Where's your cabin? Wala. Wala? What do you mean? Pangungulit nito. Iniis na binalikan niya ito. Alam mo, napakarami mong tanong. Just leave me alone, okay? Nakangiting umiling ito. Not unless sabihin mo sa akin kung saan ang cabin mo. Yahatid na kita. Akmang kukunin ito ang kanyang bag, kaya agad niyang iniiwas. Ang kulit mo, alam mo ba yon? I don't have a cabin. I mean, my own. Makikishare lang ako. With whom? I don't know. Maghahanap pa lang ako. Padabog na tinalikuran niya ito. You can use my cabin if you want. Pahabol pa nito. Napahinto siya. Tinitigan niya ang lalaki. Nag-isip siya kung tatanggapin ang alok nito. Kanina pa niya gustong magpahinga pero hindi niya alam kung saan. Namasyal na siya kanina sa cabin ng mga ordinary passengers pero nakahiyaan na niyang makipagsiksikan doon. Subalit sa kabilang banda ay ayaw naman niyang makipagsapalaran sa kamay ng estranghero. Thank you for your generous offer, but I cannot accept it. Pero miss, mapilit talaga ito at hinabol pa siya. Naiinis na hinarap niya ito. Hindi na niya napigil ang sarili. Look mister, may asawa na po ako, okay? Ipinakita niya rito ang daliring may suot na singsing. Engagement ring nila iyon ni Ray. Nakatuwaan lang niyang isuot. Sa daliring dapat ay sa wedding ring. Saglit itong natigilan. Pagkaway nakangiti na naman ulit. So what if you're married? You can still use my cabin. Maraming salamat. But I don't think my husband will be happy to know that I slept in a man's cabin. Mataray na sabi niya. Sa kadali-dali itong tinalikuran. Nakahiga na si Belle sa isang folding bed. Naroon siya sa isang cabin kasama ang ilang mga pasahero. Ngunit gising pa rin ang kanyang diwa.
Napangiti siya nang maalala ang naging engkwentro nila ng lalaki kanina. Kahit siya ay nagulat sa kasupradahan niya dahil noon lang niya nagawa iyon. Kamuntik na nga niyang hindi mapigil ang matawa nang mapagmasda ng pagkatagalgal nito nang sabihin niyang may asawa na siya. Hindi naman niya alam kung bakit may nakapasyang guilt sa kanyang dibdib sa ginawang kasinungalingan. Kung sa bagay, talaga namang mag-aasawa na ako. Aniya sa isip, pumikit siya ng mariin at pinaglaro sa kanyang isip ang gwapong mukha ni Ray. Pero malabo ang nabuong imahin nito. Sa isang iglap ay napalitan iyon ng ibang mukha, ang simpatikong imahe ng estrangherong nakaengkwentro niya sa deck. Kaagad siyang dumilat at pumalikwas ng bangon. Tahimik siyang napamura. Isinubsob niya ang ulo sa mga nakatiklop na tuhod. Pilit niyang binubura ang nabuong mukha ng lalaki. Muli siyang nahiga at pinilit na makatulog. Malapit na siyang antukin nang bigla siyang nakarinig ng malakas na pagsabog. Napabalikwas siya ng bangon, gayon din ang kanyang mga kasama. "Ano yun?" Anang isang matandang babae. Nahihintakutan silang nagkatinginan. Mabilis ang kilos niya nang lumabas ng cabin. Bit-bit ang kanyang bag. Tinungo niya ang bahaging maliwanag. Nakasalubong niya ang mga pasaherong nagsisigawan habang nag-uunahan sa pagtakbo. "Sunog! Sunog! Nasusunog ang barko!" Narinig niyang sigaw ng mga nagpapanik na mga pasahero. Animo mga dagang naghahanap ng masusulingan ng mga ito. "Diyos ko!" Kinabahang bulalas niya. Tila kandila siyang itinulo sa eksenang nakita niya. Hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Nilingon niya ang cabin na pinanggalingan niya. Inisip niyang bumalik doon, ngunit natakot siya nang makitang lumalabas na rin ang mga pasaherong naroroon. Nagkakagulo na ang mga pasahero. Halos mabingi siya sa mga nakakarinding sigawan. "Diyos ko, tulungan mo po kami!" Dasal niya nang mayhakbang na ang kanyang mga paa at mabilis niyang tinungo ang hagdan papanhik sa pinakamataas na deck. Nakita niyang lumaki na ang apoy habang patuloy ang mga pasahero sa pagligtas sa kanya-kanyang sarili. Marami sa mga ito ang nakita niyang nagsitalon na sa tubig. Nagulat siya nang biglang may magsuot sa kanya ng life jacket. "Isuot mo yan! Iligtas mo ang sarili mo!" Anang lalaki na kaagad ding tumalilis kaya hindi na niya ito napasalamatan. Nanginginig na inayos niya ang pagkakasuot sa life jacket pero hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi siya marunong lumangoy. Muli niyang sinulyapan ang papalaki ng apoy. Malaking bahagi na ng barko ang natupok niyon. Kaunti na lang ang mga taong nagkukumahog sa pagtakbo. "Diyos ko, tulungan mo po ako!" Napaiyak na sambit niya. Inihanda na niya ang sarili sa susunod na mangyayari. Pinagmasdan na lang niya ang apoy na unti-unting lumalapit sa kanyang kinatatayuan. Napapikit na lamang siya ng mariin. "Umalis ka dyan! Tumabi ka!" Nagulat siya na may tumulak sa kanya. Kaagad siyang dumilat. Bumulaga sa kanya ang mga pasaherong patungo sa kanyang direksyon. Nagunahan ang mga ito sa pagtalon sa dagat. Tila doon siya nagising nang walang pag-aatubiling sumunod sa pagtalon sa mga ito. Napatili siya nang sumayad ang kanyang katawan sa tubig para iyong yelo sa lamig. Natitiyak niyang ilang segundo lamang ay maninigas na ang kanyang katawan doon. Nayakap na lang niya ang kanyang bag na sa kabutihang palad ay waterproof at kusang lumutang sa tubig. Nagsisigaw siya nang may lumapit sa kanya at pilit inaagaw ang kanyang bag. Napasingap siya at nagkakawag nang tuluyang maagaw ang bag niya. Umapuhap siya ng kahit anong makakapitan nang may mahagip ang kamay niya na isang kahoy. Napaiyak siya. Gusto niyang isiping isang bangungot lamang ang nagaganap. Pero totoo ang lahat ng nangyari. Isang patunay na roon ang malakas na panaghoy ng mga tao. Dala ng matinding takot at lamig, unti-unti nang namigat ang talukap ng kanyang mga mata. "Mama Sol," ani Ray sa ina ng kasintahang si Arabella.
O iho, napadalaw ka. Maupo ka muna. Nakangiting salubong nito sa kanya. Nena, kumuha ka nga ng maiinom ng Kuya Ray mo. Utos nito sa kasambahay. Tumawag na ba si Belle sa inyo, ma? Hindi pa nga eh. Yun din ang hinihintay ko dahil kabilin-bilinan ko sa kanya na tumawag lagi o kaya mag-text. Baka ho walang signal sa kinaroroonan niya. Maaari, sang-ayon nito. Nag-aalala na siya kay Arabella dahil mula nang umalis ito ay hindi na maalis-alis ang kaba sa dibdib niya. Kuya, magmerienda ka muna. Ani Nena, saka inilapag ang tray na may lamang isang basong juice at sandwich. Salamat Nena. Kinuha niya ang basong may juice saka uminom. Nena, anong oras ba nakasakay ang Ate Belle mo? Tanong niya nang maalalang ito ang naghatid sa kasintahan niya sa airport. Ho? Ano? Tila nabigla ito sa tanong niya. Anong ano? Untag niya rito. Ilang beses na kasi siyang tumawag at nag-text kay Arabella. Ngunit puro out of coverage area ang tugon ng voice recording ng cellphone sa kanya. Hindi ba't ikaw ang naghatid sa kanya? Sa mga oras na to ay nasa Davao na dapat siya, hindi ba? Opo. Pero anho kasi? Hindi maganda tutong sabi nito na napakamot pa sa ulo. Si Ate Belle naman ho kasi. Bakit si Belle? Sabad naman ni Mama Soledad. Hindi naman ho siya sumakay sa eroplano. Hindi siya nakakuha ng tiket. Fully book na raw po ang lahat ng flights patungo sa Davao. Kaya sa pier na lang po siya nagpahatid. What? Halos sabay na bulalas nila ni Mama Soledad. Ayaw nga ho niyang ipasabi sa inyo. Baka raw madagdagan ang pag-aalala ninyo. Patuloy pa nito. Bakit hindi na lang siya umuwi rito at ipinagpabukas na lang ang pagluwas? Napatayo siya sa kinaupo ang sofa. Gusto niyang magsisi dahil sa hindi niya paghatid kay Belle. Lalo lamang siya matatagalan sa biyahe. Yan nga rin po ang sinabi ko sa kanya pero ayaw hong papigil eh. Baka raw lalong mag-alala si na ma'am at sir kung hindi niya mapuntahan kaagad si Ate Marian. Mukha naman itong nagsasabi ng totoo. Sinunod lamang nito ang nais na Arabella. Kung alam ko lang, di sana'y dalawa na lang kaming lumuwas. Nanlulumo siyang napaupong muli sa sofa. Hayaan mo na iho. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa anak ko. Pangaalo ni Mama Soledad sa kanya. Ang batang yun talaga. Laging padalos-dalos kong magdesisyon. Naiiling na saad nito. Sige ma, uwi na ako. Paalam niya rito sa katumayo. Babalik na lang ako bukas para makibalita. Hinalikan pa niya ito sa noo. Sige iho, mag-iingat ka. Anito nang ihatid siya sa pinto. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay ni Ray habang dinadayal ang numero ng telepono sa bahay ni Nabel. Diyos ko, huwag naman po sana. Abot langit ang kaba ng binata. Nakita niya sa Facebook ang balita tungkol sa paglubog ng isang barkong nagngangalang Queen Francisca na patungo ng Davao kagabi. Parang tinadyakan ng kabayo ang kanyang dibdib. Wala pa mang kasiguraduhan ay parang gusto na niyang maiyak. Mama Sol? Pwedeng makausap si Nena? Importante lang ho. Halos marinig na niya ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. May problema ba iho? Marahil ay hindi nakaila rito ang panginginig ng boses niya. Wala ho. May gusto lang akong itanong kay Nena. Saglit lang. Sandali itong nawala sa linya. Hello, Kuya Ray? Si Nena ho ito. Nena, natatandaan mo ba yung barkong sinakyan ng ate mo? Opo. Anong barko, Nena? Ano? Queen Francisca ho. Para siyang natulig nang makumpirma ang hinala. Tila siya kandilang nauupos nang mapaupo siya sa isang silya. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin.
Diyos ko, hindi ito totoo. Naramdaman na lamang niya ang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. Matinding sikat ng araw ang gumising kay Arabella. Dulot ang pagkakababad sa tubig alat, matinding hapdi sa katawan ang una niyang naramdaman. Sumakit din ang kanyang ulo nang pilitin niyang gumalaw. Dahan-dahan siyang dumilat, pero malabo ang paligid at masakit ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala na siyang naririnig ng mga panaghoy. Wala na rin ang mga nakaririnding sigawan ng mga tao. Naramdaman niya ang kinahihigaang buhangin. Napagtanto niyang nasa pampang na siya. Nakaligtas ako! Buhay ako! Natutuwang bulalas niya. Nangangapa siyang umahon mula sa tubig. Naramdaman niya ang mainit na buhangin dahil walang sapin ang kanyang mga paa. Buhay nga ako! Buhay pa ako! Wala sa sariling nasambit niya. Saklolo! Tulungan niyo ako! Saklolo! Sigaw niya. Nagbaka sakali siyang may ibang tao sa kinaroroonan niya. Subalit na maos na siya ay wala pa rin siyang nakuhang tugon. Tulungan niyo ako! Nanghihinang napaluhod siya sa buhangin. Papa! Mama! Tulungan ninyo ako! Umiiyak na sabi niya. Ray! Tulungan mo ako! Isinubsob niya ang mukha sa mga palad at marahan iyong naihilamos. Matagal din siya sa ganoong posisyon nang unti-unti nang luminaw ang kanyang paningin. Mahapdi pa ang kanyang mga mata pero paulit-ulit niya yung ikinurap. Natutuwa siyang tumayo at pinagmasdan ang isla. Natanaw niya ang matatayog na puno ng nyog sa di kalayuan. Isang virgin forest ang kinaroroonan niya. Malinis ang karagatan at puti rin ang buhanging tinatapakan niya. Wala siyang maaninag na ibang isla. Nahinuha niyang sa malayo siya napadpad. Nanghihinang napaupo siyang muli sa buhangin. Matyaga niyang pinagmasdan ang dagat. Nagbaka sakali siyang may maliligaw na barko o bangka ng mga mangingisda o kaya naman ay may mapadaang eroplano. Tiyak niyang batid na ng mga tao ang nangyaring aksidente kaya nasisiguro niyang abala na ang mga rescuers sa paghahanap sa mga nawawalang pasahero. Bigla siyang natigilan sa naisip ilan kaya sa mga kasamahan niya ang nakaligtas sa trahedya. Napapikit siya. Muling naglandas ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Bigla rin siyang dumilat dahil parang nakikita pa niya ang mga kapwa niya pasahero na unti-unting nilalamon ng apoy at walang kalaban-laban ang tangay ng alon. Bakit kailangan mangyari sa amin ito? Daing niya. Nagmamakaawang tumingala siya sa kalangitan. Nang mahimasmasan ay naipa siya niyang libuti ng isla. Umaasa siyang may nakatira doon na maaari niyang hingan ng tulong. Tumigil lamang siya sa paglakad sa pag-aakalang naliligaw siya sa masukal na bahaging pinasok niya nang maramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Kanina pa siya nagugutom at nauuhaw ngunit pinabaliwala lang niya dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pagkain. Nagpalingala nga siya. Nagbabaka sakaling may makikita siya na maaaring kainin. Nayakap niya ang sarili nang maramdaman ang lamig. Noon lang niya napunang dumidilim na. Kailangang makahanap siya ng pagkain at masisilungan. Maaring nakaligtas siya sa trahedya, pero baka mamatay naman siya sa lamig at gutom. No, hindi ako mamamatay rito. Kailangan ako ng pamilya ko. Alam yun ng Diyos, kaya iniligtas niya ako. Tahimik na alo niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Napahinto siya nang may maaninag na nakaputi sa pampang. Padapa itong nakahiga sa buhangin at tila wala ng buhay. Dali-dali niya itong nilapitan. Tao! Bulalas niya. Agad niya itong pinulsohan. Natuwa siya nang mapagtantong buhay pa ang lalaki. Kahit nangihina ay pinilit niyang may ahon ito. Mamamatay ito sa lamig kung pababayaan niya.
Diyos ko, tulungan mo po ako. Ituro mo kung anong dapat kong gawin. Natatarantang usal niya habang hinihila ang walang malay na lalaki. Hiningal siya nang makarating sa tuyong bahagi ng dalampasigan. At ubiling hinubaran niya ito. Marahan niyang pinahid ng damit nito ang mabuhanging muka. Napansin niya ang dugong dumaloy sa kaliwang bahagi ng noon nito. Natarantang pinahid niya ang dugo sa noon ng lalaki. Kailangan mabuhay ka. Kailangan kita naiintindihan mo. Naiiyak na sabi niya rito. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang blouse, saka itinali yon sa noon nito upang maampat ang pagdurugo ng sugat. Diyos ko, pagalingin mo po siya. Please. Helpless na pinagmasdan niya ito. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan, ay nakita niyang maputla ang mukha ng lalaki. Hinubad niya ang suot na blazer at ginamit na sapin sa hubad na katawan nito. Alam niyang kahit paano ay mababawasan ang lamig na nararamdaman nito. Mabuti na lamang at mahaba ang manggas ng naisuot niyang blouse. Kahit paano ay may pananggarin siya sa lamig. Malalim na ang gabi pero gising pa rin siya. Matyaga niyang binantayaan ang lalaki. Gusto niyang masiguro kung mabubuhay nga ito. Sigurado siyang isa rin ito sa mga pasahero ng lumubog na barko. Nataranta siya nang marinig niya itong umungol. Agad niyang inilapit ang tainga sa mukha nito. May sinasabi ito pero hindi niya maintindihan. Mister? Mister? Kumusta na ang pakiramdam mo? Hinawakan niya ang kamay nito. Gusto niyang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Mister, lumaban ka. Huwag kang susuko. Kailangan kita. Kailangan natin ang isa't isa para mabuhay tayo at makaalis sa lugar na ito. Please, huwag kang bibitaw. Naiiyak na sambit niya. Wala sa loob na dinala niya ang kamay nito sa kanyang mga labi. Giniginawa ko. Nanginginig na sambit nito. Walang pag-atubiling niyakap niya ito. Salamat. Salamat at buhay ka. Gumanti ito ng yakap sa kanya, kaya lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. Alam niyang malaki ang may tutulong ng init ng katawan niya para maibsa ng ginaw. Gumaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang ligtas na ang lalaki. May makakasama na siya sa isla. Hindi na siya mag-iisa sa pakikibaka sa mundong kinasadlakan niya. Kinabahan si Arabella nang hindi magisna ng lalaki sa kanyang tabi. Yakap niya ito nang makatulog siya ng nagdaang gabi, kaya imposibleng hindi niya maramdaman kung bumangon na ito. Mataas na ang sikat ng araw, pero hindi niya gaanong maramdaman dahil nasa lilim siya ng isang malaking puno. Napakunot noo siya. Natatandaan niyang malapit sa dalampasigan sila nakatulog at hindi sa maayos na pagkakatipo ng mga tuyong dahon. Kinurot niya ang sarili sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Nang maramdaman niya ang sakit ay napatunayan niyang totoo ang lahat. Kagad siyang bumangon at hinanap ang lalaki. Nasisiguro niyang ito ang bumuhat sa kanya sa higaang nagisnan niya. Ngunit may sakit at mahina pa ito. Naisip niyang baka may ibang nakatira sa isla at maaring nakita sila ng mga ito. Pinasok niya ang madawag na damuhan upang hanapin ang mga taong nakakita sa kanila. Kailangan makausap niya ang mga ito at humingi ng tulong. Tinatalunton niya ang daan papasok sa kagubatan nang bigla siyang mapatili. Hey, it's alright. It's me. Anang lalaki. Hubad-baro itong humarang sa kanyang daraanan. Litaw ang matitipunong braso at malapad na dibdib nito. Napatingala siya sa matangkad na lalaki. Napansin niya ang telang nakatali sa ulo nito. May bahid pa ng natuyong dugo. Nakahinga siya ng maluwag nang matiyak na ito ang lalaking iniligtas niya. Are you okay? Hinawakan nito ang isa niyang kamay habang ang isang kamay nito ay may hawak na isang buwig ng saging. Yeah. Tugon niya na halos hindi marinig ang kanyang boses. Saan ka ba kasi pupunta? May pag-aalalang tanong nito. Wala. I mean, akala ko kasi may ibang tao sa isla maliban sa atin kaya napagpasyahan ko silang hanapin.
Ibinaba nito ang dalang buwig ng saging nang makarating sila sa lilim ng puno. Kumain na tayo. Sigurado akong nagugutom ka na rin. Pagtsagaan na lang muna natin tong saging. Anito, saka binalata ng isang saging at iniabot sa kanya. Sigurado ka bang magaling ka na? Wala bang masakit sa'yo? Nag-aalala ang tanong niya. Napangiti ito. Bakit? Hindi pa ba sapat ang pagbuhat ko sa'yo para masabing magaling na ako? Balik tanong nito. Ikaw ang bumuhat sa akin? Sino naman ang akala mo kung hindi ako? Tayo lang naman ang nandito sa isla. Nakatawang hinaplos nito ang kanyang pisngi. Kumain ka na nga. Ang akala ko eh. Mamamatay na ako. Tumawa ito. Paano mangyayari yun? Eh napakagaling ng doktor ko. At ubod pa ng ganda. Kaya lumaban ako. Kinindatan pa siya nito. Nagkunwari siyang hindi yun napansin nang magsimula na siya sa pagkain ng saging. Gutom na talaga siya dahil nang maubos niyang ibinigay nito ay muli pa siyang pumitas sa buwig. Ako nga pala si Rigo. Rigo lang? Walang apelyido? Nais sana niyang sabihin pero wala siyang karapatang mag-usisa. I'm Arabella. Tugon niya. Arabella. Nice name. Bagay na bagay sa'yo. At last, nalaman ko rin ang pangalan mo. Mataman siya nitong tinitigan. Bigla siyang natigilan ng mapagmasdan ang mukha nito. I remember you. Ikaw yung pakilamerong nakabangga ako sa barko, di ba? Ako nga. Pero hindi ko yata matanggap yung sinabi mong pakilamero ako. I just want to be a friend. Sorry, yun kasi ang first impression ko sa iyo eh. Nakangiting hingi niya ng paumanhin. It's okay. Ang liit talaga ng mundo, no? Akala ko hindi na tayo magkikita. Especially after the incident. Siguro'y ipinagadya talaga ng Diyos na magkita tayong muli. Seryosong sabi nito habang titig na titig sa kanya. Parang napapasok siya sa mga makahulugang titig nito. Kaya ibinaling niya ang paningin sa dagat upang hindi nito mahalata ang pagkailang niya rito. Sa palagay mo ba'y matatagpuan nila tayo rito? Pag-iiba niya ng usapan. Bumuntong hininga ito. I don't know. Liblib ang islang to. But who knows? Maybe yes, maybe no. Nalulumo siyang napakibit balikat. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Matatagpuan din nila tayo. Medyo matatagalan nga lang siguro. Matatagalan? Paano kung abutin sila roon ng linggo, buwan o taon? Paano na ang kanyang mga magulang, ang Ate Maria niya? Baka kung ano na ang nangyari sa mga magulang niya, lalo na sa kanyang ama. Alam niyang may sakit ito sa puso. Ang kapatid naman niya ay hindi na niya nadamayan sa oras ng pagdadalamhati nito. Hindi na niya napigil ang mapaiyak, dala ng pag-aalala. Bakit ka umiiyak? Hinawakan siya nito sa balikat at masuyong iniharap dito. Wala ito. Naaalala ko lang mga magulang ko at... Napayuko siya, pinipigil ang mapaiyak. At ang asawa mo? Dugtong nito. Bigla siyang nag-angat ng muka. Kunot noong tinitigan niya ito. Nasabi mo sa akin na may asawa ka, remember? Oo nga pala. Sorry. Nagiging makakalimutin na yata ako. Don't be. Dahil kung makakalimutan nating pareho na may asawa ka na, baka kung anong magawa ko sa'yo. Anitong may pilyong ngiti sa mga labi. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha sa biro nito. Wait. Kailangan gumawa tayo ng masisilungan natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo rito, kaya kailangan maging handa tayo. Ngayon pa lang ay sanayin na natin ang ating sarili sa buhay dito sa gubat. You know what I mean? Tumango siya. Hindi niya napigil ang muling mapaiyak. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Pareho lang tayong panghihinaan ng loob niyan eh. Kinabig siya nito at isinandig ang kanyang ulo sa dibdib nito. Hindi ko lang kasi lubos maisip kung paano tayo mabubuhay rito nang tayong dalawa lang.
Hayaan mong panahon ang magpasya. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kailangan natin ngayon ay tatag ng loob. Magtulungan tayo at magtiwala sa isa't isa. Ilang sandali pa ay magkatulong nilang naitayo ang masisilungan nila. Sa pamamagitan ng pinaghalong kugon at damo, ay nakagawa sila ng munting kubo. Mga tuyong dahon ang ginamit nilang dingding. Pinunuri nila ng mga tuyong dahon ang loob ng kubo na magsisilbing higaan nila. Dahon naman ang nyog ang naging divider ng mga higaan nila. Nasisiyahang pinagmasda nila ang magiging tulugan pagkatapos nilang ayusin iyon. Nag-ipon din sila ng maraming tuyong kahoy para sa gagawing siga, panghudyat o pantawag pansin sa mga rescuers. Hapong-hapo sila nang makatapos. Bukas na lang ako maghahanap ng pagkain natin. Magtiis muna tayo sa saging. Kailangan makahanap din tayo ng mapagkukunan ng maiinom. Anang lalaki. Pero saan? Tanong niya. Akong bahala. Sige na. Magpahinga ka na. Ikaw? Mamaya na ako. Babantayan ko muna tong siga. Baka kasi mamatay ang apoy. Dinagdagan pa nito ng kahoy ang siga, ngunit nag-atubili siyang iwan ito. Dito muna ako. Aniya. Kailangan mo na magpahinga, Arabella. Alam kong napagod ka. Sige na, matulog ka na. Huwag ka mag-alala, babantayan kita. Maraming salamat, Rigo. Kung wala ka siguro hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakaligtas nga ako sa sunog at pagkalunod. Pero baka ang mabuhay sa islang ito hindi ko malalampasan kung wala ka. Ngingitian siya nito. Salamat din sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na rin ako. Thank you for saving my life. Matagal nang nakahiga si Arabella, pero hindi pa rin siya makatulog. Hindi dahil hindi siya komportable sa kanyang higaan, kundi dahil natatakot siya sa sariling damdamin. Alam niyang kung magtatagal pa sila ni Rigo sa isla, ay tuluyan nang mauhulog ang damdamin niya rito. Hindi niya maintindihan, pero nang unang pagkikita pa lang nila, ay nakaramdam na siya ng kakaiba para rito. Kung magkatotoo ang kanyang kinatatakutan, paano na si Ray? Paano na ang kanilang kasal? Ang bango naman ang niluluto mo? Nakangiting bungad ni Arabella kay Rigo. Biglang kumalamang tiyan niya nang makita ang iniihaw nitong isda. Napangiti siya. Napaka-resourceful din pala nito. Good morning. Nakangiting bati nito. Tamang-tama ang gising mo. Kakain na tayo. Natawa siya. Saglit lang, maghihilamos lang ako. Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang. Maswerte nga ako dahil nasilayan kita ng bagong gising eh. Nakikita lang daw ang tunay na kagandahan ng isang babae kapag bagong gising. Asus, naniwala ka naman. Pero alam mo, okay ka. Lagi ka nagsasabi ng totoo. Pagbibiro niya. Maiwan muna kita ha. Arabella, sandali. Bakit? May papakita ako sa'yo. Halika. Hindi na siya nakaiwas nang hawakan siya nito sa kamay. Teka, saan ba tayo pupunta? Ano bang ipapakita mo sa'kin? Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit biglang nag-iba ang pakiramdam niya sa simpleng pagkakadaiti ng kanilang mga balat. Tsak na matutuwa ka kapag nakita mong sinasabi ko. Mabuti na lamang at hindi nito napansin ang reaksyon niya. You like it? Nanlaki ang mga mata niya nang marating nila ang isang napakagandang batis, hindi kalayuan sa kanilang kubo. Of course! Dito marahil nito hinuli ang isdang iniihaw nito. Parang gusto kong maligo. Aniya, saka inilibog ang isang paa sa tubig. Pwede naman. Aalis muna ako. Pero hindi ako ganong lalayo. Sumigaw ka lang kung kailangan mo ako. Anito, saka nagsimulang humakbang palayo. Napangiti siya sa konsiderasyong ibinigay ng lalaki. Gentleman din pala ito. Nang masiguro niyang nag-iisa na lang siya sa batis, ay mabilis siyang lumusong sa tubig. Sabik siyang nagtampi sa roon. Hindi siya marunong lumangoy,
kaya nakontento na lamang siya sa paglulunoy sa mababaw na bahagi niyon. Pagkatapos niyang maligo ay nilabhan na rin niya roon ang kanyang damit. Ang blazer niya ang nagsilbing roba na ipinambalot niya sa kanyang katawan. Patuyo na ang buhok niya nang magpasya siyang bumalik sa kubo. Nadatnan niya si Rigo doon na sumisipol at napapangiti. "What's so funny?" Nakataas ang kilay na usisa niya. "Wala. Natutuwa lang ako kapag nakikita kitang ganyan ang suot mo." "Alin? Ang ganito ang suot ko?" Bigla siyang naasiwa sa suot niya. Tumayo ito sa kinaupuan at nakapamulsang lumapit sa kanya. "Your husband is very lucky to have you." "You're right. Pero maswerte rin naman ako sa kanya eh." Tugon niya. "Napansin ko nga." Kababakasan ng lungkot ang mukha nito nang sabihin iyon. "Sige, kumain ka na. Alis muna ako. Lilibutin ko lang ang isla. Maghahanap na rin ako ng makakain natin. Magbabaka sakali din kasi ako kung may mapapadpad na ibang tao sa kabilang panig ng isla na maaari nating hingan ng tulong." Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin. Noon lang niya ito nakitang malungkot. Likas kasi itong masayahin sa kabila ng kalagayan nila. Nayakap ni Arabella ang sarili nang makaramdam siya ng pagkaginaw. Nasa tabing dagat siya habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Kung hindi nangyari ang trahedya, ay kasalukuyan sana siyang ikinakasal. Iyon ang araw na pinananabikan nila ni Ray. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi niya akalaing sa isang iglap lang ay hindi matutuloy ang pangarap nila ng kanyang nobyo. "A penny for your thoughts?" Gulat na napalingon siya. "Ikaw pala. Hindi ka pa talaga saray sa akin. Nagugulat ka pa rin tuwing nilalapitan kita." Nakangiting sabi nito saka tumabi sa kanya. "Ang lalim ng iniisip mo ah. You wanna share it with me?" "I'm just worried. Ilang araw na kasi tayo rito eh. Baka kung ano na ang nangyari sa mga magulang ko. Lalo na kay Papa. May sakit siya sa puso at minsan na siyang inatake. Baka hindi niya makayanan ang nangyari sa akin. Tsak na nag-aalala na siya. Kung pwede nga lang lumipad ang tao'y ginawa ko na para maipaalam kung nakaligtas ako. Wala naman sigurong masamang nangyari sa kanila." Alun ito sa kanya saka hinawakan ng isa niyang kamay. "Sana nga." Napabuntong hininga siya saka muling tumingin sa kawalan. "You miss him, don't you?" "Him? Who?" Bumaling siya rito. "Ang mister mo. Ano nga uling pangalan niya?" Nahihiyaman siya sa patuloy na pagsisinungaling ay nakuha pa rin niyang sagutin ito. Pinangatawanan na niya na talagang may asawa na siya. "Ray." Ganda o talpang wika niya. "Do you miss him?" Tanong nitong muli. Napayuko siya. Hindi niya matagalan ang titig nito. "Of course. You love him that much, huh?" "Pakakasal ba naman ako sa kanya kung hindi ko siya mahal?" Sarkastikong tugon pa niya. "Sa bagay." Nagkibit-balikat na sabi nito. Sandaling namagitan ang katahimikan sa kanila. "What about you?" Pagkwitanong naman niya rito. "Hindi ka ba nag-aalala sa mga magulang mo? Sa asawa mo? Hindi mo ba namimiss sa mga anak mo?" "Wala pa akong asawa at lalong wala pa akong anak." Nakangiti itong humarap sa kanya. "I see." Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil nagalak ang isang bahagi ng pagkatao niya sa sinabi nito. "Tungkol naman sa mga magulang ko, they have no idea about what happened. Hindi kasi nila alam na isa ako sa mga pasahero ng lumubog na barko." "What do you mean? Hindi ba nila alam na luluwas ka sa Davao?" Tumango ito. Kunot noon niyang tinitigan ito. "Sinadya kong hindi ipaalam sa kanila kung saan ako pupunta. Ang alam nila ay nasa Maynila ako at nagpapalipas ng sama ng loob." Lalong kumunot ang noon niya. Marami siyang gustong malaman dito pero nahihiya siyang mag-usisa. Kaya hinayaan na lang niya itong magkwento. "Gusto nilang pakasalan ko ang anak ng kaibigan nila.
si Sofia. Nung una'y sinubukan ko siyang mahalin, kaya hinayaan kong mapalapit sa kanya. Pero hindi ko talaga siya kaya. Hindi ko matagalan ang ugali niya. That's why I tried to get rid of her. Nagalit ang parents ko. Sinumbatan nila ako at harap-harapang kinampihan ang babaeng yun. Funny, right? Patuloy nito. At my age, kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Pero ayaw akong bigyan ng mga magulang ko ng pagkakataon. Gusto nilang dominahin ang buhay ko. But I won't allow them to do that. That's why I left them and live independently. Sinuwerte naman ako, kaya heto ako ngayon. Nakatawang ikinumpas pa nito ang dalawang kamay. Minalas na mapadpad sa deserted island na mahirap matagpuan ng mga rescuer. Nakatawang dugtong niya. Nope. Tutol nito. Mapalad ako. Napakapalad na mapadpad sa islang ito. Kasama ang isang napakagandang babae. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Rigo? Ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. I mean it, Arabella. You are so beautiful. Anito, bago hinaplos ang kanyang pisngi. God knows how much I tried to control myself. Pero napakahirap. Lalo na kapag malapit ako sa'yo. Hindi ko mapigil ang sarili kong hangarin ka. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Napapikit na lamang si Arabella nang maramdaman ang mga labi nito sa mga labi niya. Tila may panghalina ito para tugunin niya ng maalab ang halik nito. Subalit hindi niya akalaing sa ginawa niya ay lalo itong naging panghas. Nagsimulang maglakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Binitawan nito ang kanyang mga labi at hinalikan siya sa noo, pababa sa kanyang tainga at leeg. Marahan siya nitong inihiga sa buhangin. Napakapit siya sa batok nito. Wala siyang ibang inisip ng mga sandaling iyon, kundi ang nararamdaman lamang niya. Hindi na niya namalayan kung paano nito naalis sa mga saplot na tumatakip sa kanya. Ilang sandali pa ay nahihibang na siya sa sensasyong ipinalalasap ni Rigo. Napayakap siya ng mahigpit dito nang maging isa ang kanilang katawan. Ilang saglit lang humupa ang simbuyo ng kanilang damdamin nang pukawin nito ang atensyon niya. Nagsinungaling ka sa akin. Anito nang halikan siya sa punong tainga. Hindi ko sinadyang magsinungaling. Nakulitan lamang ako sa'yo kaya nasabi ko may asawa na ako. Tumagilid siya sa pagkakahiga dahil hindi niya kayang salubungin ang mga titig nito. Pagkatapos niyang isuko ang sarili rito, ay nawala na siya ng lakas ng loob na makipagtitigan sa lalaki. Nanliliit siya sa kanyang sarili. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya? Hindi rin siya makapaniwala na kay bilis niyang isinuko ang sarili rito na kung tutuusin ay mag-iisang linggo pa lang niyang nakikilala. Bakit siya nagpatangay sa sariling damdamin? Hindi na niya napigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Arabella? Hindi siya tuminag. Hindi niya gustong makita nito ang kanyang pagluha hanggang sa tuluyan na siyang napahagulgol. I'm sorry. Alo nito sa kanya. Huli na nang malaman kong ako ang una. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. I'm really sorry. Lalo siyang nahilam sa mga luha niya. Hindi iyon ang gusto niyang marinig mula rito. Subalit ano nga ba ang inaasahan niya? Alam naman niyang imposibleng mahalin din siya nito at panagutan ang nangyari sa kanila. Sa tingin niya ay hindi ito ang tipo ng nagpapatali sa kasal. Lalo siyang napahagulgol. Paano na ngayon? Kaya pa ba niyang humarap ng diretso kay Ray? Hindi man lang niya naisip ang mga bagay na iyon bago pa may mangyari sa kanila ni Rigo. Nataranta ang lalaki sa pag-alusa kanya. Hindi nito malaman kung paano siya patatahanin. Muli siya nitong kinabig at masuyong hinalikan sa mga labi.
Ilang sandali pa ay nagsimula na namang maglikot ang kamay nito sa kanyang katawan. Wala siyang nagawa kundi magpaubaya at sundin ang ibinubulong ng kanyang puso. Halos sabay na naalimpungatan sina Arabella at Rigo nang makarinig siya ng tunog ng elisi ng isang chopper malapit sa kanilang kubo. Nagmadali itong lumabas habang siya ay nagmadali namang magbihis. Hindi pa rin siya makapaniwalang sa isang iglap ay naipagkaloob niya rito ang iniingatang puri sa loob ng ilang araw na pagkakakilala rito. Natutuwang sinalubong siya nito sa pinto. Ligtas na tayo, Arabella! Ligtas na tayo! Lumuluhang nayakap siya nito. Salamat sa Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Sari-saring emosyon ang lumukob sa kanya ng mga sandaling iyon. Iyon na ba ang huli nilang pagkikita? Inalalayan sila ng mga rescuer pasakay sa chopper nang matiyak na nasa mabuti silang kondisyon. Pareho silang walang imik habang sakay niyon. Kapwa sila nagpapakiramdaman. Walang gustong maunang magsalita. Salamat sa Diyos at buhay ka, Bel. Akala ko'y talagang nawala ka na sa amin. Anang Ate Marian niya. Napaiyak ito nang yakapin siya. Tila noon pa lang nasiguro ni Arabella na nakaligtas at nakauwi na siya sa Maynila. Namalisbis ang luha niya nang gumanti siya ng yakap dito. Sa mahigit isang linggong pagkawala niya, ay buo ang paniniwala nitong namatay na siya sa trahedyang naganap. I miss you too, Ate. Kayo ni na Mama at Papa. Welcome back, sweetheart. Bahagya siyang tinapik sa balikat na nagmamay-ari ng tinig na pamilyar sa kanya. Hindi na nito napigil ang sariling makiyakap sa kanilang magkapatid. Ray? Noon lamang niya napansin ito, kaya kagad siyang yumakap dito. I miss you, sweetheart. Tila ayaw na siyang pakawalan sa mahigpit na pagkakayakap nito. May luha ito sa mga mata nang halikan siya sa mga labi. Napapikit siya. Tapos na ang bangungot sa kanyang buhay. Nang dumilat siya, ay nakita pa niya si Rigo na naglalakad palayo sa kanila. Parang may kumurot sa puso niya sa kaalamang iyon na marahil ang huli nilang pagkikita. Subalit kung masakit man ang pagkakahiwalay nila ni Rigo, mayroon pa palang sakit na kasunod iyon. Nalaman niyang halos sabay na inatake sa puso ang kanilang mga magulang dahil sa nangyari sa kanya. Nakaligtas ang kanilang ina at kasalukuyang nasa isang ospital, ngunit hindi ang kanilang ama. Puno ng kalungkutan ang puso ni Arabella sa sunod-sunod na dagok sa kanyang pamilya. Ni hindi niya nasilayan ang ama sa huling sandali nito. Tigmak ng luhang nagpunta sila sa ospital kung saan naroon ang kanilang ina. Sa palagay ko'y mapapadali na ang paggaling ni Mama kapag nalaman niyang nakaligtas ka sa trahedya, sabi ng Ate Marian niya. Ate, bakit ganon? Nakaligtas nga ako pero sinawing palad naman si Papa. Halos namao siya sa kakaiyak. May dahilan ang lahat ng ito, Bel, kaya nangyayari ito sa atin. Ang mahalagay nakaligtas ka at nakabalik na sa piling namin. Magpakatatag tayo, alang-alang sa Mama. Lumapit ito at niyakap siya. Sige na, kumain ka na para makarecover ka kaagad. Huwag mong alalahanin si Mama, stable na ang kalagayan niya. Ilang araw na lang pwede na siyang lumabas dito. Iniabot nito sa kanya ang mga nabalatang prutas. Sa bahay ka na lang magpahinga. Ako na muna ang magbabantay kay Mama. Maraming salamat, Ate. Marahan niyang pinisilang palad nito. Sa kabila ng kalungkutang nadarama ay naaalala niya si Rigo. Ni hindi niya alam ang tunay nitong pangalan. Marahil ay hindi na sila magkikitang muli. Nalulungkot siya sa posibilidad na iyon. Pero kung sadyang iyon ang kapalaran, may magagawa ba siya? At sa dami rin ang bagay na umuuko pa sa kanyang isipan. Ang kamatayan ng kanyang ama, pagkakasakit ng kanyang ina, pagdadalamhati ng Ate Marian niya. Wala siyang panahon para isabay ang kalungkutan
ng pagkakahiwalay nila ni Rigo. Subalit kung ano man ang mga naganap sa kanila ng lalaki sa isla, nasisiguro niyang hinding-hindi niya iyon malilimutan. Nakabalik na sa trabaho si Arabella, ngunit hindi pa rin mawaglit sa isipan niya ang nangyari sa isla. Pinilit niyang maging normal ang kanyang buhay dahil malaki na ang nabago sa kanya, lalo na sa relasyon nila ni Ray. "Kumusta ka na?" tanong ni Ray habang matamang nakatitig sa kanya nang minsang dalawin siya nito. Tila nagdadalawang isip pa ito kung tatabihan siya sa sofa. Kibuin dili kasi niya ito mula noon. "Mabuti naman," salat sa emosyong tugon niya. "Gusto mo bang lumabas tayo? Kumain tayo sa paborito nating restaurant o kaya manood tayo ng sine?" "Salamat. Wala ako sa mood lumabas eh. Next time na lang siguro." "Sigurado ka?" paniniyak nito. Napayuko siya. Ayaw niyang iparamdam na hindi niya gustong humarap muna rito. Pero talagang hindi niya kayang magkunwari. "I think there's something wrong," pagkaway sabi nito. Tumayo ito mula sa kinaupuan at nagpalakad-lakad sa harap niya. "I don't know what's going on with you, Belle. I want you to know na nasasaktan ako sa ginagawa mo. Nang unang maramdaman ko ang panlalamig mo, hindi ko pinansin. Inakala ko'y epekto lang yun ang nangyari sa'yo at sa pagkamatay ng papa mo. Pero halos isang buwan na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ako napapansin." Garalgal ang tinig na saad nito. "Lagi kong ipinaparamdam na nandito lang ako sa tabi mo. Pero bakit parang inilalayo mo ang sarili mo sa akin, Belle? Bakit?" "Hindi totoo ang binibintang mo sa akin, Ray. Pagod lang ako kaya ako ganito. If you don't mind, gusto ko na magpahinga." Akmang tatalikuran niya ito nang pigilan siya nito. "Hindi pa tayo tapos mag-usap." Anito, saka siya hinapit sa baywang. "You know how much I love you, sweetheart. I can't afford to lose you again." Niyakap siya nito ng mahigpit at isinandig ang kanyang ulo sa dibdib nito. "I'll do anything to make you mine forever. Forever, sweetheart. Do you understand?" Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Nahintakutan siyang tiningala ito. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. Nakita niya ang matinding paghahangad at kasakiman sa anyo nito. "Ray?" kinakabahang sambit niya. "Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Arabella. Hindi ako papayag na maagaw ka ng iba sa akin." "What are you talking about?" Naguguluhan siyang kumala sa pagkakayakap nito. "What's wrong with you? Hindi ka naman dating ganyan ah." Hindi niya ipinahalata ang takot na naramdaman niya. Sa mahigit isang taong pagiging magkasintahan nila, noon lang ito naging possessive. "Tinuruan mo kong makaramdam ng ganito. Lalo na nang makita kong paano kanya tignan. Baka sa mga mata nito ang galit at tampo sa kanya." "Sino?" nagtatakang tanong niya. "Hindi ko siya kilala," galit na sabi nito. "Pero siya ang lalaking nakasama mo sa islang yon. Nakita ko siya nung ma-rescue kayo, pero hindi mo ako napansin. Dahil abala kayo ng lalaking yung sa isa't isa." Mataas ang boses na sabi nito. "Hindi ako tanga para hindi magdudang may milagro kayong ginawa ng lalaking yon." Napayuko siya. Hindi na rin niya napigil ang mapaiyak. Sukol na siya. Wala na siyang dahilan para itanggi ang hinala nito. Hinawakan siya ni Ray ng mahigpit sa magkabilang balikat. "Tell me, Arabella. May nangyari ba sa inyo ng lalaking yon?" I'm sorry." Aniya, saka napahagulgol. "Shit!" Galit na binitiwan siya nito. Pinagsusuntok nito ang dingding hanggang sa magdugo ang mga kamao nito. "Bakit, Arabella? Bakit?" Nanlilisik ang mga mata nito nang bumaling sa kanya. "Hindi ko rin alam," nalilitong sagot niya. "Kahit sarili ko, hindi ko rin maintindihan.
I'm sorry, Ray. Naging marupok ako. Sorry? Ganun na lang ba kadali yun sa'yo? Akala ko pa na may disente kang babae. Ilang araw lang kayo nagkasama, bumigay ka na? Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa'yo. Kaya nga'y ginalang kita eh. Iningatan kitang parang kristal. Pero bakit nagawa mo sa akin to? Galit na sabi nito. Sapo nito ang ulo nang mapaupo sa sofa. Yaman din lamang na alam mo na ang totoong nangyari. Mabuti pa'y tapusin na natin ang relasyon natin. Hindi ko na kayang magkunwari. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Aniya habang patuloy sa pagluha. No! Sigaw nito. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na masayang mga panahong inukol ko sa'yo. Akin ka at walang maaaring umagaw sa'yo. Itutuloy natin ang kasal sa ayaw at sa gusto mo. And this time, ako ang masusunod. Pinagbigyan kita sa mga gusto mo noon. Pero niloko mo ako. Tignan natin ngayon kung anong gagawin mo. Pagbabanta nito na matalimang pagkakatitig sa kanya, marahas siyang hinalikan nito na halos ikadurog ng kanyang mga labi. Pagkatapos ay padabog na umalis. Ray was a perfect gentleman. Parang ayaw niyang maniwalang ito ang nakaharap niya kanina. Napakagatlabi siya nang maalala ang may pagbabantang tinura ng lalaki. Hindi pa man ay nararamdaman na ni Arabella na may masamang binabalak ang lalaki. Sa ilang araw na lumipas ay iniwasan ni Arabella ang makausap si Ray. Halos pagtaguan niya ito. Nagpalit na rin siya ng SIM card dahil hindi na rin ito tumitigil sa pagtawag sa kanya. Paulit-ulit na sinasambit ng lalaki ang kagustuhan nitong magpakasal sila. Alam niyang malaki ang kasalanan niya sa kasintahan. Pero mas malaking kasalanan yata kung patuloy niya itong lolokohin. Lalo na ngayong may pagbabago na sa kanyang puso. Ang tila tuksong pagpapabalik-balik ng mga alaala ni Rigo. Ang lahat ng mga nangyari sa kanila sa isla. Isang katotohanan na si Rigo na ang may-ari ng kanyang puso. At hindi niya kayang magpakasal kay Ray. Lalo na ngayong namalas na niya ang totoong ugali nito. Hindi niya kayang magpabilanggo sa isang pagsasama na nasisiguro niyang pagdurusahan niya. Madilim na nang makauwi siya sa bahay ng araw na iyon. Gaya ng inaasahan, nadatnan niya si Ray. Kausap nito ang Ate Marian at ang ina niya na unti-unti nang nakaka-recover. Nandiyan na pala siya eh. Narinig niyang wika ng Ate Marian niya. Alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Pagkatapos niyang humalik sa pisngi ng kapatid at ina, ay iniwan na silang dalawa ng mga ito sa sala. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa'yong tigilan mo na ako? Naiiritang sita niya rito. Nagkita ba kayo ng lalaki mo? Sarkastikong usisa nito. Nagbanting ang mga tenga niya sa mga salitang binitawan nito. Ano bang pinagsasabi mo? Ang dumi ng utak mo. Ganyan na makababa ang tingin mo sa akin? Ikaw rin ang gumawa ng dahilan kung bakit ako nag-iisip ng kung ano-ano sa'yo. Nagpunta ako sa opisina nyo kanina, pero hindi na kita inabutan. Sabi ng opisina mo, maaga ka raw lumabas at nagmamadali ka pa raw. Saan ba nagpunta? It's none of your business. Ibinaling niya ang tingin sa may bintana. Hindi niya matagal ang tignan ang nag-aapoy ng mga mata nito. Hinawakan siya nito sa baba at pilit pinaharap dito. Halos maiyak siya sa pagtutol, ngunit tinaig siya ng lakas nito. Let me remind you, sweetheart. You are mine. And no one can take you away from me. Maliwanag ba? Pagkasabi nun, ay sinibasib siya nito ng halik. Bahagya nitong binitawan ang kanyang bibig at tinitigan siya. By the way, pumayag na pala sina Marian at Mama na ituloy ang kasal natin kahit hindi pa kayo nakakababang luksa. Total, doon din naman daw ang tungo natin. Pakawalan mo ako, hayop ka! Sino ka ba para pangunahan ng buhay ko? Hindi ako magpapakasal sa'yo! Hindi!
Sabihin mo yan sa Ate Marian mo at sa mama mo. Tingnan ko lang kung anong gagawin nila sa'yo. Oras na malaman nila kung ano ang ginawa ninyo ng lalaki mo sa isla. Hindi pa gaanong nakaka-recover si mama. Sige ka, ikaw rin. Nakangising sabi nito. Tiimbagang na tinitigan niya si Ray. Sabihin mo nga Ray, bakit ganun na lang ang kagustuhan mong makasal sa akin? Kahit alam mong may ibang lalaki nang nakauna sa'yo. May iba pa bang dahilan? Mahal kita eh. Anito. Huwag mong bilugin ang ulo ko, Ray. Alam kong namatay na ang pagmamahal na sinasabi mo mula noong ipagtapat ko sa'yo ang totoo. Sabihin mo, Ray. Bakit? Galit na tanong ni Arabella. Muling napangisi ang lalaki. Pagkatapos ay nanlisik ang mga mata nito na tila gusto siyang lamunin. Eh ano pa? Gusto kong makasal tayo para pasakitan ka. Gigil na sabi nito. Pinindeho mo ko? Ginago mo kong taksil ka? Kaya dapat lang napagdusahan mo ang lahat ng kasalanan mo sa akin. Kung hindi ako magiging masaya, mas lalo ka na. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Natulala si Arabella. Ang tingin niya sa lalaking kaharap niya ay hindi na ang Ray na minahal niya. Tila isa na itong halimaw na anumang oras ay nakahandang pumaslang. Nangalinsag ang kanyang mga balahibo sa pagbabantang tinura nito. O paano? Aalis na ako. Humanda ka na lang sa kasal natin ha. Dahil hindi ko na yun patatagalin pa. Humahalakak pa ito habang palabas ng bahay. Mangyak-ngyak siya nang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Nagulat pa siya nang madatna ng Ate Marian niya. Oh, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Gulat na tanong nito. Ate, hindi ba dapat ay masaya ka dahil matutuloy na rin sa wakas ang kasal ninyo ni Ray? Humingi siya ng permiso sa amin ni Mama kanina. Pumayag naman kami kahit hindi pa tayo nakakababang luksa kay Papa. Anyway, before the incident, nakaplano naman na kayong magpakasal, di ba? Gusto sana niyang ipagtapat dito ang lahat, pero pinanghinaan siya ng loob sa nakikitang kasiglahan nito. Inaalala rin niya ang pwedeng mangyari sa kanilang mama kapag sinabi niya ang totoo, na isa siyang immoral. Ikakasal na lang ay bumigay pa sa iba, at hindi lang basta iba, kundi estranghero pa. Baka bigla itong atakihin ulit at malagay pa sa bingit ang buhay nito. Pero ano ba ang gagawin niya? Itutuloy ang kasal? Tatanggapin na lang ba niya ang mga pasakit na ibibigay ni Ray at habang buhay na magdusa sa piling nito? Habang papalapit ang takdang araw ng kasal ay patuloy na nahulog ang kalusugan niya. Hindi yun nakaila sa kapatid niya nang mapansin nito ang pananamlay at kawalan niya ng ganang kumain. I think there's something wrong with you, Belle. Hindi normal ang mga kinikilos mo nitong mga nakarang araw. May inililihim ka ba sa amin? Anito nang magkaroon sila ng pagkakataong magkausap. Ate? Mabilis na nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kakaiba ka sa mga nakilala kong malapit ng ikasal. Parang mas malapit ka pa sa hukay kaysa sa altar eh. Biro nito. Subalit biglang sumeryoso ang muka nang pagmasdan siya. I'm your sister, Belle. You can tell me your problem. What's bothering you, ha? Huh? May nalalabi ka pang araw para mag-isip. Alam kong ang nalalapit mong kasal ang pinoproblema mo ngayon. Parang napipilitan ka lang eh. Bakit? Naiiling na hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ba't matagal nyo nang gustong magpakasal ni Ray? Bakit ngayon tila gusto mong umatras? May problema ba kayo? Ate, tulungan mo ko. Aniya, saka mahigpit na yumakap dito. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Sabi ko na nga ba't may mali eh. Niyakap din siya nito. Ano bang problema? Ate, buntis ako. Bumitiwito sa pagkakayakap sa kanya.
Pagway nagtatanong ang mga matang tinitigan siya. Hindi alam ni Ray at wala akong planong sabihin. Pero bakit? May karapatan siyang malaman. Siya ang ama. And besides, ikakasal na kayo. Naguguluhang sabi nito. Hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ko, ate. Pagkasabi niyon ay napahagulgol siya. What? Tila natulog ito sa ipinagtapat niya. Tama bang narinig ko? Yun ang totoo. Hindi si Ray ang ama ng ipinagbubuntis ko. Sa pagitan ng mga hikbi ay isinalaysay niya rito ang totoong nangyari. Binablockmail niya ako. Nasasabihin niya sa inyo ng mama ang ginawa kong pagkakamali kung hindi ako pakakasal sa kanya. Ayokong magkaroon ng ibang alalahanin si mama, kaya pumayag ako sa gusto niya. Pero ngayong nalaman ko na buntis ako'y, parang ayaw ko nang ituloy ang kasal. Baka pati ang anak ko'y idamay niya sa galit niya sa akin. Tulungan mo ako, ate. Please. Sinabi niya sa akin ang totoong dahilan kung bakit gusto niyang ituloy ang kasal. Gusto niya lang akong gantihan. Sasaktan niya lang ako. Aniya, sa pagitan ng pag-iyak. Muntik na pala kaming maloko. Paniwalang paniwala pa naman kami ni mama sa mga kabutiang ipinapakita niya. Yun pala'y may masama siyang motibo. May panghihinayang na sabi nito. Hindi mo siya masisisi, ate. Kasalanan ko rin kung bakit niya nagawa yun. Niloko ko siya. Kahit pa, hindi ka naman niya dapat paghigantihan, lalo pa't saktan. Salamat at nauunawaan mo ko, ate. Tulungan mo ko. Ayokong ituloy ang kasal namin ni Ray. Huwag kang mag-alala. Ngayon din ay aalis tayo. Luluwas tayo sa Davao. Doon na tayo titira. Sa tingin ko ay papayag din si mama. Mas madadali ang paggaling niya sa probinsya. Anito, sa kapinahid ng likod ng palad ang luha niya. Sa palagay ko'y kailangan ding malaman ni mama ang lahat. Pero ate, malawak ang pangunawa ni mama. Mauunawaan ka niya. Alam niyang tama ang kanyang kapatid. Isa pa, hindi rin niya maitatago ang katotohanan sa kanyang mama kung hindi matutuloy ang kanyang kasal. Wala silang inaksayang panahon. Ipinagtapat nila sa kanilang ina ang lahat at naunawaan naman ito ang kalagayan niya. Matapos ipagbili ng bahay nila sa isang kapitbahay, ay lumuwas na sila sa Davao. Nag-iwan siya ng sulat kay Ray. Ipinagtapat niya ang totoong kalagayan niya para hindi na ito mag-aksaya ng panahon para hanapin pa siya. Kapanapanabik ang bawat paglipas ng mga araw para kay Arabella. Ilang araw na lang ay isisilang na niya ang kanyang anak. Hindi niya may paliwanag ang kaligayahan sa tuwing nararamdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Pansamantala muna siyang tumigil sa pagtulong sa Ate Maria niya sa pagmamanage sa grocery na pinagtulungan nilang itayo at palaguin simula ng manirahan sila sa Davao. Gusto niyang mapaghanda ang mabuti ang pagsilang niya sa kanyang anak. Hindi siya nahihirapan sa pagbubuntis dahil laging nakaalalay ang kanyang kapatid at ina na tuluyan ng gumaling. Palakad-lakad siya sa kanilang bakuran nang matanaw niya si Melchor. Panganay na kapatid ito ng bayaw niyang si Alex. Ito ang tumutulong at kaagapay nila ng Ate Maria niya nang nagsisimula pa lang sila sa negosyo. Kinawayan siya nito nang makita siya. Good morning, Arabella. Bati nito nang makalapit sa kanya. May dala akong gatas ng kalabaw. Mainam ito sa'yo para maging malusog ang baby mo. Thank you, ha? Nginitian niya ito. Okay lang. Ang Ate Marian mo? Nagpunta na siya sa grocery. Schedule ng deliveries ngayon eh. Alam niyang matagal na itong nanunuyo sa kapatid niya. Ganun ba? Okay lang ba sa'yo kung sunduin ko siya mamaya? Nahihiyang wika nito. Natawa siya. Melchor naman. Kung okay lang kay Ate Marian, okay lang din sa akin. Bakit kailangan mo pang ipaalam sa akin?
Ayaw ko lang kasing may masabi kayo ng mama mo. Isa pa, kailangan ko ring malaman ang opinion mo. Para alam ko kung tama ba itong ginagawa kong panliligaw sa kapatid mo. Mahirap kasi ang sitwasyon namin dahil naging asawa siya ng kapatid ko. Walang problema sa akin, Melchor. Si ate naman ang magdidesisyon. Kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Kung ganun ay okay na, wala na palang problema. Anito, saka masayang nagpaalam sa kanya. May pagtatakang sinundan niya ng tingin si Melchor. Nahiwagaan siya sa huling sinabi nito. Saka lamang niya naunawaan ang lahat nang magtapat ang kapatid niya na may unawaan na ito at si Melchor. May balak na rin palang magpakasal ang dalawa pagkatapos niyang manganak. Masaya siya para sa kapatid. Alam niyang magiging maligaya ito sa piling ni Melchor. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Arabella habang tanga ng sanggol na babae na pinangalanan niyang Andrea Rica. Hango ang pangalan nito sa pangalan ng dalawang lalaking may malaking puwang sa kanyang puso. Ang kanyang ama na si Andres at ang pinakamamahal niyang si Rigo. Ika ang ibinigay niyang palayaw rito. Kahit maliit pa ito, ay halata na ang pagkakahawig nito sa ama. Parang kinurot ang puso niya nang maalala si Rigo. Naisip niyang baka nakalimutan na siya nito. Hindi man lang ito nag-abala noon na tanungin ang iba pang detalya sa pagkatao niya. Kilalanin kaya nito ang kanyang anak kapag ipinagtapat niya na nagbunga ang kanilang kapusukan. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, anak. Maraming salamat. Pangako, hindi kita pababayaan. Naluluhang sambit niya habang pinagmamasdan ng sanggol. Ang grande ang naging binyag ni Ika dahil isinabay iyon sa kasal ng ate Marian niya kay Melchor. Ano ngayon ang plano mo sa anak mo? Tanong ng ate Marian niya nang matapos ang salo-salo. Ano pa nga ba kundi palakihin siya ng maayos? Marami akong plano sa kanya, ate. Pinapangako kong matutupad lahat iyon. Gagawin ko ang lahat. Mapabuti lang siya. Seryosong tugon niya. Maghahanap ako ng trabaho para mapaghandaan ko ang kinabukasan niya. Mabuti yan. And congratulations. Talagang isa ka ng ina. Nakangiting bati nito sa kanya. Pero may ba ako? Wala ka bang balak ipaalam sa lalaking yon na may anak siya sa'yo? Gustuhin ko man, ate. Pero hindi ko alam kung saan lupalop siya ng Pilipinas hahanapin. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. At ang nakakalungkot, ni hindi ko alam kung anong tunay niyang pangalan. Garalgal ang tinig na saad niya. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang ungkatin ang tungkol sa lalaking yon. Concerned lang kasi ako kay Ika. It's okay. Wala yon. Ano kaya kung mag-apply ako ng trabaho sa Davao City, ate? Ano sa palagay mo? Bakit hindi mo na lang ako tulungan sa pagmamanage sa grocery natin? Malakas naman ang kita natin dun, ah. Alam ko yun. Kaya lang mas gusto kong magtrabaho muna sa iba. Gusto kong gamitin ang pinag-aralan ko. At isa pa, may asawa ka na. Mahirap naman kung magiging pasanin mo pa kami ni Ika. Gusto kong may mapatunayan ako sa sarili ko na kaya ko pa rin mabuhay ng normal sa kabila ng mga nangyari sa akin. Okay, I got your point. Pero wag muna ngayon, maliit pa ang anak mo. Kailangan mo muna siyang alagaan bago ka maghanap ng trabaho. Sa ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, sa grocery ka muna, ha? Tulungan mo muna akong palaguin yon. Okay, pero hindi kaya nakakaya sa inyo ni Melchor? Dalawa na kasi kami ni Ika na pasanin nyo. Ayun, di lumabas din ang totoong dahilan mo kung bakit gusto mo magtrabaho sa iba. Huwag kang ang ganyan. Dalawa na nga lang tayo magkapatid, magkakahiyaan pa tayo. Basta, saka ka na lang magtrabaho kapag malaki na si Ika, okay? Tumango siya. Napagtanto niyang tama ito. Kailangan muna niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapalaki sa kanyang anak. Miss De Leon, pakifile mo nga ang folder na to. Afterwards, pwedeng paki-encode ang mga sales report natin last month. Utos ni Mr. Pablo Corpus, branch manager ito ng Jera Incorporated sa Davao. Tapos mo na ba yung order slip?
Halos mahulog ang papel na hawak nito sa pagmamadali. Yes, sir. Tugon niya. Pirma niyo na lang ho ang kulang. Good. Dinampot nito ang santambak na folder sa ibabaw ng mesa. Saka ayon sinimulang pasadahan ang tingin. Miss De Leon, paki-follow up mo nga sa bookkeeper natin kung tapos na niya ang summary ng financial report natin itong mga nakaraang buwan. Sa mahigit isang taong paglilingkod niya bilang sekretarya nito sa naturang kumpanya, ay sanay na siya sa pasikot-sikot ng kanyang trabaho. Sanay na rin siya sa magulong pamamalakad nito. Kung hindi lang mataas magpasahod ang nasabing kumpanya, ay matagal na siyang nag-resign. Subalit hindi niya magawa dahil kung tutuusin ay mabait naman ito. Sa katunayan, ito ang takbuhan niya sa tuwing nagkakaproblema siya dahil nabuhay sa katauhan nito ang kanyang ama. Kilalang distributor ng mga signature RTW sa Pilipinas ang Jera Incorporated at isa sa pinakamalaking provincial branches ay ang kanilang branch. Nasaan na yung order slip? Pagkway tanong nito. Nasa yellow folder ho, sir. Kompleto ba ang mga ito? Binuklat nito ang yellow folder. Oho, nai-compare ko na rin ho sa original copies. Okay, thank you. Pwede mo nang ituloy yung ginagawa mo. Ilang sandali pa lang siyang nakakaupo nang biglang tumunog ang telepono. Jera Incorporated, good afternoon. Kahit napapagod ay nilambingan pa rin niya ang pagbati. May I speak with Mr. Corpus, please? Anang baritonong tinig sa kabilang linya. Hindi pamilyar sa kanya ang tinig nito, kaya nagduda siya kung galing sa main office ang tawag na iyon. May I know who's on the line, sir? Tell him it's Mr. Hernandez. Mr. Hernandez, one moment, please. Binalingan niya ang abalang si Mr. Corpus. Sir, Mr. Hernandez is on the line. Gusto ro po kayo makausap. Tila natatarantang inabot nito ang telepono. Arabella, pwede ka na mag-break. It's already 3 o'clock. Paalala pa nito sa kanya. Napangiti siya rito. Madalas kasi na ito ang nagsasabi sa kanya na lunchtime o coffee break na. Sa kaabalahan niya sa trabaho ay hindi na niya namamalayan ang oras. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas ng opisina ni Mr. Corpus. Kaagad siyang nagtungo sa comfort room para tawagan si Ika. Alam niyang kanina pa ito naghihintay ng tawag niya. Hello honey, si mami to. Kumusta nang baby ko? I'm fine mami. Sagot naman nito. Lola is sleeping. Sabi niya, pantayan ko raw siya. Napangiti siya. Bibong-bibo talaga ito. 4 na taon pa lamang ito, pero matatas na itong magsalita at madaldal. I see. Don't disturb Lola ha. Sige na baby, kiss mo na si mami. Babalik na ako sa work ko. Narinig niya ang tunog ng halik nito sa telepono. Bye-bye mami. Don't forget my donuts ha. I love you. Of course honey, I love you too. Take care. Huwag malikot ha, baka magising si Lola. Yes mami. Kaagad niyang pinindot ang end button ng kanyang cellphone. Tiniyak niyang walang nakarinig sa pag-uusap nila ng kanyang anak. Maliban kay Mr. Corpus, wala nang nakakaalam na siya ay isang dalagang ina. Sadya niyang inilihim ang kanyang kalagayan dahil ayaw niyang maging tampulan ng chismis sa kanilang opisina. Ayaw niyang mapag-usapan ang personal niyang buhay. Napilitan lang siyang ipagtapat kay Mr. Corpus ang tungkol sa kanyang anak nang biglaan siyang humingi ng vacation leave dahil nagkasakit si Ika. Mabuti na lang at naunawaan siya nito. Pabalik na siya sa pwesto nang makita niyang nag-uumpo ka na naman ang mga kaopisina niya. Tsak na may pinag-uusapan na naman ang mga ito. Aniya sa sarili. Balak na niyang umiwas nang bigla siyang tawagin ang isa sa mga ito. Si Alona. Hi Arabella, join ka muna rito. Yaya nito. No thanks, marami pa akong ginagawa eh. Akmang tatalikod na siya nang pigilan siya ni Maris. Isa ito sa mga accountants nila. Halika muna rito, Mare. Malaking kinalaman mo sa pinag-uusapan namin. Sa akin? Bakit? Gulat na tanong niya. Kinakabahan siya nang maisip na baka may nakarinig sa pag-uusap nila ng kanyang anak kanina. Ano bang tungkol sa akin?
Alam mo bang approved na pala ang resignation letter ni Mr. Corpus? Ano? Si Mr. Corpus magre-resign? Bakit? Lalo siyang nagulat sa sinabi nito. Halos laging siya ang kasama ni Mr. Corpus, pero hindi niya alam ang balak nitong pagre-resign. Bilang personal secretary nito, siya dapat ang unang makaalam sa plano nito. Ibig sabihin, hindi mo pa alam ang bagay na yan? Nakataas ang kilay na tanong ni Alona sa kanya. Marahan siyang umiling. Wala naman kasi siyang binabanggit o ipinahihiwatig na may balak na pala siyang mag-resign. Huli ka na pala sa balita eh, ani Maris. Sa susunod na linggo'y pupunta na siya sa States. Magmamigrate na ang buong pamilya niya roon. At ang latest, darating bukas ang ipapalit sa kanya. And guess who? Sino raw? Ang isa sa may-ari ng Jera Incorporated. Si Mr. Rodrigo Hernandez. Rodrigo Hernandez? Gagad niya. Yes, kilala mo? Halos sabay-sabay na tanong ng mga ito. Nako, hindi. Narinig ko lang ang pangalan niya kanina. Kausap siya ni Mr. Corpus bago ako lumabas. Excuse lang ha, baka kailangan ako ni boss sa loob. Hindi na niya hinintay pa ang isasagot ng mga ito at nagmamadali na siyang pumasok sa opisina. Gusto niyang matiyak mula kay Mr. Corpus ang totoo. Kahit magulo ang pamamalakad nito at laging mainitin ang ulo, ay nakapalagay ang loob na niya ito. Kaya kung magbabago ng manager, ay panibagong adjustment na naman yon para sa kanya. Sir? Oh, Arabella, andyan ka na pala. Halika, may pag-uusapan tayo. Lumapit siya rito. Iha, this might be our last day working together. Naaprubahan na ang resignation letter ko. Totoo pala ang narinig kong pinag-uusapan sa labas. Pinangingiliran ng luha ang mga mata na sabi niya. Oops, huwag mo akong pabaunan ng luha, iha. I know this will be hard for you dahil panibagong adjustment na naman sa'yo. Pero sinisiguro ko sa'yo, mabait ang papalit sa akin. Hindi magulong kagaya ko. Natawa ito sa huling tinuran. Nalulungkot lang po ako, sir. Kahit naman ho lagi niyo akong napapagalitan eh. Napamahal na kayo sa akin. Salamat, Arabella. Naging mahalaga ka na rin sa akin. Hinding-hindi kita makakalimutan. Hindi rin ito napigil ang emosyon nang masuyo siya nitong niyakap. Napakabait mo, iha. Hindi malayong malayo ang mararating mo. Dalangin ko na sana'y makatagpo ka na ng taong magmamahal sa inyo ng anak mo ng tapat. Magdilang anghel sana kayo, sir. Mangiyak-ngiyak na tura niya. Biglang kumalas si Arabella sa pagkakayakap kay Mr. Corpus nang may marinig siyang tumikim sa kanyang likuran. Sabay silang napalingon dito. Nanlaki ang mga mata ni Arabella. Halos 5 taon na rin mula nang huli niyang makita ang taong ito. Nagmature lang ng konti ang itsura, subalit ang kakisigan at karisma nito ay nananatiling naroon. Si Rigo. Kunot ang noon ito habang nakatingin sa kanya. Ngunit bakit naroon ang lalaking kay tagal niyang inasam na muling makita? Mr. Hernandez, what a surprise! Bati ni Mr. Corpus dito. Napaaga yata ang dating mo ah. Akala ko'y bukas ka pa darating. Bumaling ang matanda sa kanya. Arabella, I want you to meet Mr. Rodrigo Hernandez, the new manager and one of the owners of this company. Pakilala ni Mr. Corpus kay Rigo. Hindi niya malaman kung lalapitan ito o tatalili siya para makaiwas sa lalaking hindi niya kailanman makalimutan. Mr. Hernandez, si Miss Arabella de Leon, my secretary. I mean, your secretary. How are you, Miss De Leon? Titig na titig ito sa kanya nang lapitan siya. A small world, isn't it? Kinabayan siya nito. You know each other? Nagtatakang tanong ni Mr. Corpus. I think so. Si Rigo ang sumagot. Arabella? Pukaw ni Mr. Corpus sa kanya. Yes, sir. Kilala ko po si Mr. Hernandez.
Nakita ko na po siya noon. If you'll excuse me. Hindi na niya hinintay pang sumang-ayon si Rigo. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina at nagtungo sa comfort room. Doon niya ibinuhos ang sama ng loob niya. Umiyak siya ng umiyak. Hindi na siya umaasang magkikita pa silang muli, kaya hindi niya napaghandaan ang pagkakataong iyon. Napagtanto niyang mahal pa rin niya ang lalaki, kaya hindi pa rin niya nakalimutan ito. Ang pagmamahal niya kay Rigo ang dahilan kung bakit hindi siya nagdalawang isip na ipagkaloob ang sarili rito. Magkaganon pa man ay nakaramdam siya ng takot. Takot para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Paano siya haharap kay Rigo nang hindi mahalata ang damdamin niya para dito? Paano siya kikilos ng normal at tama sa harap nito? Kailangan niya magpakatatag para harapin at ipakita rito na hindi siya naapektuhan ng nakaraan. Ililihim niya ang tungkol sa kanyang anak sa kahit anong paraan. Hindi nito dapat malaman ang tungkol kay Ika. Inabutan ni Arabella na nag-uusap si Narigo at Mr. Corpus nang makabalik na siya sa opisina. Gentlemen, would you like to have a cup of coffee? Pukaw niya sa mga ito. Yes, please. Sagot ni Mr. Corpus. Bumaling siya kay Rigo. Mr. Hernandez? Yeah, black coffee. Anito na masuyong nakatingin sa kanya. Sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya ay tila pinag-aaralan ng bawat kilos niya. Nailang siya sa inakto nito. Bahagya na siyang nakalayo sa mga ito nang palihim siyang sumulyap dito. Ganon na lamang ang kabog ng dibdib niya nang mahuli niya itong nakatingin sa kanya. Kaagad siyang nagbawi ng tingin. Dala ng matinding nerbiyos at sari-saring emosyong lumukob sa kanya ay aksidenteng natabig niya ang garapon ng asukal at bumagsak iyon sa sahig. Kaagad itong lumapit sa kanya. Arabella, are you alright? May pag-aalala sa tinig na tanong nito. Inalalayan siya nito palayo sa mga bubog. I'm fine. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mahawakan siya nito. I think you should take a rest first. Kanino ko pa napapansin ang pagkabalisa mo eh. Segunda naman ni Mr. Corpus dito, nakababakasan din ang pag-aalala sa kanya. Nanginginig ka? Is there something wrong? Tanong nitong nakaalalay pa rin sa kanya. Wala ho, Mr. Hernandez. Nagulat lang ako kanina nang may dumaang butike. Pagkakaila niya, inawasan niyang mapatingin sa mga mata nito. You should be careful next time. Malapit sa disgrasya ang mga taong madaling magulat. Nakangiting sabi nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Tinabig niya ang kamay nito. Mr. Hernandez, I'm sorry. Nahihiyang hinging paumanhin nito. Can you manage yourself or you want me to take you home? Alok nito. Thank you, sir. I can manage. Kahit nanginginig pa ang kanyang mga tuhod ay pinilit niyang tumayo. Hindi siya makakapayag na ihatid siya nito. Nangangamba siyang makita nito ang kanyang anak. Malaki ang pagkakahawig ni Ika rito, kaya posibleng maghinala ito na ito ang ama ng kanyang anak. Are you sure? Paniniyak nito. Yes, sir. Pasensya na ho kayo kanina. Hindi ko ho talaga sinasadya. Muli niyang sinulyapan ang bubog ng garapon sa sahig. Winawalis na iyon ang janitor na tinawag ni Mr. Corpus. It's alright. Hindi kita masisisi kung nataranta ka kanina. Pilyo ang ngiti sa mga labi na sabi nito. Naramdaman niya ang biglang pag-iinit ng kanyang muka. Diyos ko, nahalata ba niya ako? Totoo bang dibdib na sabi niya sa sarili? Sige na, pwede ka nang umuwi, Miss De Leon. Bukas na lang tayo magsimulang magtrabaho. Thank you, Mr. Hernandez. Kiming nagpaalam siya rito, binalingan niya si Mr. Corpus. Sir, aalis na ho ako. Good luck po sa trip niyo. Salamat, Iha. Mag-iingat ka. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Hindi na niya napansin ang masuyong pagsunod ng tingin sa kanya ni Rigo at ang natutuwang ngiti na gumuhit sa mga labi nito.
Nakapikit si Arabella habang nakasandal sa sofa nang maramdaman niya ang munting kamay na naghubad ng kanyang mga sapatos. Pinilit niyang dumilat. Napangiti siya nang makita si Ika sa kanyang paanan. "Come here, honey. You kiss mommy." Nakalahad ang mga kamay na tawag niya rito. Sabik na niyakap niya ito. "Are you tired, mommy?" Tanong nito, pagway kumandong ito sa kanya. "Yes, honey. Pero kapag in-embrace at hinalikan mo ko, mawawala na ang pagod ko." Tuwang-tuwa siya nang sunod-sunod nitong hinalikan ng kanyang pisngi, saka siya niyakap ng mahigpit. "I love you, mommy." "I love you too." Tugon niya bago ito niyakap ng mahigpit. Kahit gaanong hirap ang napagdaanan niya, ay napapawi iyon sa tuwing naiyakap na niya ito. "Mommy, where's my donut?" Natapik niya ang kanyang noo. Sa pagmamadali niyang makauwi, ay nakalimutan niya ang bilin nito. "I'm sorry, honey. Nakalimutan ko ang pasalubong mo. Bukas na lang, ah. Ipapasyal na lang kita sa Jollibee." "Promise?" "Promise." Nakangiting sabi niya. "Tawagin mo na si Lola. Sabihin mo maghain na siya para makakain na tayo." "Yes, mommy." Anito, saka tumalima. Patakbo itong umakyat sa hagdan. Huminga siya ng malalim ng mapag-isa. Sumagi sa kanyang isipan kung ano ang magiging reaksyon ni Rigo kapag nalaman itong nagbunga ang kanilang kapusukan. Hindi niya may pagkakaila rito si Ika dahil kamukhang kamukha ito ng bata. Taging kulay ng balat lang niya at dalawang dimple sa sulok ng mga labi ang namana ni Ika sa kanya. Bigla siyang napalingon nang maramdaman na mga kamay sa kanyang balikat. "Masaya yatang bunso ko, ah." Punaan ng kanyang ina. "Mama? Kanina pa ako sa likuran mo, pero hindi mo ko napapansin. Nakangiti ka pa riyan. Ano ba ang nakapagpasaya sa anak ko, ha?" Tumabi ito sa kanya sa sofa. "Nakita ko siya kanina, mama. Ang ama ng anak ko." Hindi niya naikubli rito ang kasiyahang nararamdaman niya. "Nag-usap ba kayo?" "Opo, pero hindi tungkol kay Ika. Hindi ko po sinabi sa kanya na nagbunga ang kapusukan namin noon. Wala pa po siyang alam." "Anong napag-usapan ninyo?" Malungkot na napailing siya. "Hindi pa po kami nag-uusap ng formal. Pero simula bukas ay araw-araw na kami magkakasama dahil siya ang bagong manager namin." Bumuntong hininga ito. "May bahala ka bang sabihin sa kanyang tungkol kay Ika?" "Hindi ko alam, mama. Nangangamba ho ako na baka hindi niya kilalanin ang aking anak. Bilang ina ni Ika, hindi ko po yun kayang tanggapin kung sakali. At isa pa ho, baka may asawa at anak na siya. Ayoko naman hong masira ang pamilya niya nang dahil lang sa amin ni Ika." Nalungkot siya sa naisip na posibilidad. "Maaring tama ka. Pero may karapatan ng Rigo na yon na malaman ang tungkol kay Ika. Nasa kanya na yon kung tatanggapin niya ang anak niyo o hindi. Ang mahalaga ay may pagtapat mo sa kanya ang totoo. Ganon din si Ika. May karapatan itong makilala ang kanyang ama. Lumalaki na ang bata. Balang araw ay hahanapin ito ang kanyang ama." "Alam ko ho yun, mama. Wala naman ho akong balak ilihim sa kanila habang buhay ang katotohanan. Sasabihin ko rin ho sa kanilang totoo. Hindi nga lang muna ngayon. Maghihintay ho ako ng tamang pagkakataon." "O siya, hari ka ng iyong desisyon, anak. Pagpalain ka nawa niya." Sabay na silang nagtungo ng ina sa komedor para maghain ng hapunan. Kinabukasan sa opisina ni Rigo. "Ito bang apelyido mong De Leon ay maiden name mo o sa asawa mo?" Tanong ng lalaki kay Arabella. Hawak nito ang personal file niya. Animo aplikante siya na ini-interview nito. "Akala ko po itatanungin niyo ako ng mas importanteng bagay kaysa sa apelyido ko." Naiiritang tugon niya rito. "Miss De Leon," matigas ang tinig na sabi nito. Marahil ay ipinararamdam nito sa kanya na amo pa rin niya ito. Mas nakatataas at hindi pwedeng sagutin ng pabalang. "Hindi ko alam kung anong iniisip mo. I just want to know my subordinates personally. That's why I'm checking your files. And because you are my secretary, kailangang ikaw ang unahin kong i-check.
Naintindihan mo ba? Yes, sir. I'm sorry. Nahihiyang tugon niya. Now tell me, are you married or single? I'm single, sir. Kung mag-request ba ako ng overtime sa'yo, wala bang magiging problema? Wala, sir. Good. That's all. Thank you for being cooperative. Masama ang loob niya nang lumabas ang private office nito. Hindi niya inaasahan na ganoon ang ugali nito. Masyado itong moody. Kung hindi lang niya kailangan ng trabaho, ay nag-resign na siya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang intercom na nasa ibabaw ng mesa niya. Si Rigo ang nasa kabilang linya at pinapapunta siyang muli sa private office nito. Sir? Nag-aalang ang pukaw niya rito nang madat na niya itong nakasubsob sa ibabaw ng mesa nito. Nag-angat ito ng muka. Inform all the personnel about our meeting this afternoon. Nakangiting utos nito sa kanya. Napakunot-noo siya. Kung kanina ay medyo irritable ang lalaki, ngayon naman ay nakangiti na ito. Will that be all, sir? Yes, thank you. Hindi niya napigil ang magtaka nang talikuran na niya ito. Arabella, sandali lang. Habol nito sa kanya bago pa niya mahawakan ang doorknob ng pinto. Kinakabahan siya nang humarap dito. Yes, sir? Sorry sa inasal ko kanina. Medyo nagtaas ang boses ko. Hinging paumanhin nito, saka siya nilapitan. Bahagya pa siyang napaigtad nang gagapin nito ang kanyang mga kamay. Wala ho yun, sir. Ganda o tal na tugon niya. May pagkakamali rin ho ako sa nangyari. Napayuko siya ng titigan nito. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Don't call me, sir. Rigo na lang, okay? Pero sir, Rigo. Okay, Rigo. That's better. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Tiningala niya ito, ngunit huli na nang mapagtanto niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Naging eratiko tuloy ang tibok ng puso niya. Kay tagal kong pinanabika ng araw na ito, ang marinig kong muli ang aking pangalan mula sa mga labi mo. I miss you so much, Arabella. Unti-unting bumaba ang mukha nito, palapit sa kanyang mukha. Napapikit siya nang maglapat ang kanilang mga labi. Naramdaman niya ang matinding pananabik nito nang hapitin siya nito sa baywang at magdaiti ang kanilang katawan. Dulot ng sensasyong hatid niyon, ay namalaya na lang niyang nagpapatianod na siya rito. Ilang sandali pa ay natatangay na sila ng kanilang mga damdamin. Nang biglang may kumatok sa pinto, mabilis siyang bumitiw kahit ayaw pa siya nitong bitawan. Inayos muna niya ang sarili bago lumabas ang opisina ni Rigo. Where's Rigo? Mataray na tanong ng babaeng nabuglawan niya. Nakataas ang kilay nito nang pasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nasa private office niya, ma'am. Maari ko bang malaman ang pangalan nila? Mahinahong tanong niya sa babae. It's none of your business. Anang babae. I'm the secretary of Mr. Hernandez and I have the right to know kung sino ang mga bisita niya. May appointment ho ba kayo sa kanya? Nakipagtitigan siya sa babae. It's alright, Miss De Leon. Narinig niyang sabi ni Rigo. Narinig marahil nito ang pagtatalo nila ng babae. Remind all the personnel about the meeting. Paalala nito sa kanya. Sophia, what made you come here? Narinig pa niyang tanong nito sa babae bago tuluyang sumara ang pinto. Nginat-ngat siya ng panibugho nang malaman ang pangalan ng babae. Naalala niyang si Sophia ang babae na nais ipakasal ng mga magulang nito kay Rigo. Maaring girlfriend o asawa na nito si Sophia, kaya kahit saan ito magpunta ay kasunod nito ang babae. Subalit ano ang ibig sabihin ng ginawa nito sa kanya kanina? May balak ba itong gawin siyang kerida? Hindi! Ayoko! Sigaw ng isip niya. Kahit may anak na sila ay hindi siya papayag na maging kerida nito.
kung bakit kasi kay dali niyang matangay sa mga halik ni Rigo. Kay dali siyang ipagkanulo ng tunay niyang damdamin dito. Mahalikan lang siya nito ay nawawala na siya sa sarili. Nasa kalagitnaan na ng meeting nang biglang tumunog ang cellphone ni Arabella. Nakalimutan niya iyong isilent kaya nakuha noon ang atensyon ng lahat. Napatingin ang lahat sa kanya. Hiyang-hiya siya nang i-cancel ang tawag. Kalalagay pa lang niya ng cellphone sa bag nang mag-ring na naman iyon. Baka emergency yan. Sagutin mo na kaya, Miss De Leon. I don't want to be interrupted again. Ani Rigo. Thank you, sir. Excuse me, ladies and gentlemen. Aniya, saka nagmamadaling pumunta sa isang sulok ng conference room. Alam niyang si Ika ang tumatawag. Ito ang tumatawag sa kanya kapag hindi niya ito natawagan sa tamang oras. Honey, mamaya ka na lang tumawag, okay? May meeting pa kami. Hintay mo na lang ako, ha? Okay, mami. Remind ko lang po yung lakad natin mamaya sa Jollibee, ha? I love you. Oo, honey. Sige, bye-bye na. I love you too. Pagkasabi niyon, ay nagmamadali na siyang bumalik sa upuan. Next time, Mr. Leon, make sure na naka-off ang cellphone mo. Ayoko na may tumatawag sa oras ng meeting at oras ng trabaho. Mariing sabi ni Rigo. Not only Miss De Leon, everybody is not exempted from this rule. Maliwanag ba? Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga empleyado. Yes, sir. Napakagatlabi siya. Pinigil niya ang mapaiyak. Ilang sandali pa ang lumipas ay natapos na ang meeting. Kaagad siyang tumayo at nagmamadaling iniligpit ang kanyang mga gamit. Nag-aalala siyang baka magtampo si Ika kung hindi matutupad ang pangako niya rito. Miss De Leon, I want you to stay for a while. Pagkway sabi ni Rigo. Ano na naman kaya ang kailangan nito sa kanya? Sir? Rigo. Pagtatama nito. Sir, Rigo, or whatever. Hindi na nakapagpigil na sabi niya. You know what? Litong-lito na ako eh. Hindi kita maintindihan. Ano bang gusto mong isipin ko, ha? Pagkatapos mo kong ipahiya sa harap ng mga katrabaho ko, gusto mo pa rin tawagin kita sa pangalan mo? Why are you doing this? Galit na bulalas niya. I just wanted to put things in order. Do you think maganda yung ginawa mo kanina? Kahit sinong gumawa nun, uulitin ko pa rin ang mga sinabi ko para hindi ka nila tularan. Did you get my point? Okay, fine. Now what? Naiinis na tanong niya. Ihatid na kita sa inyo. Alam kong nagmamadali ka. Bakit? Sa akala mo ba ipapayag akong pahatid sa'yo? Pinangatawanan na niya ang pagtataray. I guess so. Well, I'm sorry, Mr. Hernandez. I think it's improper kung magpapahatid ako sa'yo. Baka sugurin pa ako ng asawa mo. Asawa? Natatawang tanong nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Who gave you that idea? Si Sofia. Sinabi niya sa'yo? Hindi, pero hindi ba't ikaw na rin ang sabi sa akin noon na siya ang gusto ng mga magulang mo para maging asawa mo? So? Bigla siyang niyakap nito. Gusto man niyang magpumiglas ay hindi niya magawa. Tila may mahikang hatid ang init na nagmumula sa katawan nito na nakapagpapatunaw sa depensa niya. So meaning, maaring mag-asawa na kayo o kaya na may malapit na kayong magpakasal. Maaring malapit na akong magpakasal pero hindi sa kanya. Hinalikan nito ang kanyang pisngi. Nais niyang tumutol ng maramdamang naglilikot ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya may satinig. Bagkos ay may hinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Rigo, ang tagal kong binalak na hanapin ka. Pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. I need you, Arabella. Now. Anas nito sa may punong tenga niya habang patuloy sa paglalakbay ang mga labi nito sa kanyang muka, pababa sa kanyang leeg. Biglang nagising ang diwa niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Kumalas siya sa pagkakayakap dito para sagutin iyon. Yes, honey. Oo, darating na ako. Don't worry, matutuloy ang lakad natin.
Natawa pa siya nang pilit siyang pinapasumpa ng anak. Promise! Sige na, I love you! May lakad pala kayo ng boyfriend mo, hindi mo pa sinabi. Kaya ka ba nagmamadali kanina? Kunot ang noon na tanong nito. Hindi ko naman. Hindi niya masabi rito na ang kadate niya ay si Ika dahil hindi pa siya handa para ipagtapat dito ang tungkol sa kanilang anak. Si Ray pa rin ba? Hindi siya kumibo. Nahihirapan siyang magsinungaling dito. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapakasal? Hindi pa ako handa. Naisagot na lamang niya. Sige na, ayusin mo ng sarili mo at ihatid na kita. Baka magtampo pa siya sa'yo kung hindi ka makasipot sa date nyo. May lungkot sa tinig na sabi nito. Hindi sila nag-iimikan habang lula ng kotse ni Rigo. Nagsalita lamang siya nang tanongin nito ang direksyon papunta sa bahay nila. Iginalang na lang niya ang pananahimik nito. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Rigo. Nang huminto ang kotse nito sa harap ng kanilang gate, ay kaagad na siyang nagpasalamat. Hindi na niya ito inanyayahang bumaba pa ng kotse dahil ayaw niyang makita nito si Ika. Kumain ka na kumain, anak. Sorry kung hindi kaagad nakarating si Mami, ha? Ipinaghihimay ni Arabella ng Chicken Joy si Ika. Nasa Jollibee sila noon kasama ang kanyang mama. Mami, can I play? Ani Ika sa kanya. Sure, honey. Pero pagkatapos mong kumain, okay ba yun sa'yo? Pagkakain ng bata ay agad itong nagtungo sa playground. Natutuwang pinagmasdan nila ito ng kanyang ina. Lumalaki na si Ika, Arabella. Marami na siyang itinatanong. Mama? Kung minsan, umiiwas na ako sa mga tanong niya. Lalo na kung tungkol sa kanyang ama. Anong gagawin ko, Mama? Naguguluhang tanong niya. I think it's about time na pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Humahanap ka ng makakatuwang mo sa pagpapalaki kay Ika. Kailangan niya ng pagmamahal ng isang ama. Pero Mama, hindi pa ho ako handa. Anak, lahat ng tao ay tumatanda. Ikaw rin. Baka pag naisipan mo ng mag-asawa eh, wala nang magkakagusto sa'yo. Si Mama naman, nagpapatawa, hindi naman kalbo. Pagbibiro niya. Nang mapagod si Ika sa paglalaro ay nagyaya na itong umuwi. Nagtatawanan pa sila habang palabas ng Jollibee nang biglang may umagaw sa pansin niya. Tinawag siya ng lalaki at humabol pa sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang lalaki. Diyos ko! Bigla siyang kinabahan. Natatarantang binalingan niya ang kanyang mama at si Ika. Mama, madali kayo. Kailangan natin makalayo rito. Natatarantang sabi niya pagkway binuhat niya si Ika habang hila ang kamay ng kanyang ina. Bakit? Naguguluhang tanong ng kanyang mama. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Nandito ho si Ray. Nakita niya tayo. Kaagad niyang pinara ang parating na taxi. Isinakay niya si Ika, kasunod ang kanyang mama. Nandiyan na ho siya. Hinahabol niya tayo. Tarantang sinulyapan niya ang palapit na si Ray. Ano bang ginagawa mo? Sumakay ka na. Anang mama niya. Mabilis na siyang sumakay at inutusan ang driver na bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Panayang dasal niya na sana ay hindi sila masundan ni Ray. Jera Incorporated, good morning. Wala sa loob na bati ni Rigo nang sagutin ang telepono. Nakatutok pa rin ang atensyon niya sa pinapasadahang mga papeles. Good morning din po. Anang matinis na boses ng batang babae sa kabilang linya. Bigla siyang natigilan at itinuon ang atensyon sa kausap. Anong may paglilingkod ko sa'yo, iha? Nilambingan niya ang kanyang boses at ginaya ang tono ng kausap. Nagtataka siya kung paano nalaman ng isang bata ang numero ng kanilang opisina at kung bakit napatawag ito. Pwede ko po bang kausapin ang mami ko? Si mami mo? Anong pangalan ng mami mo? Binitiwan niya ang mga papeles na hawak. Ay, hindi mo po kilala ang mami ko?
Siya po ang pinakamagandang nagwo-work sa office nyo. May pagmamalaking sabi nito. Natawa siya. Iisa lang ang magandang nagtatrabaho dito sa office ko, iha. Ang sekretarya ko. Aniya, saka sinulyapan si Arabella. Tawagan mo na lang uli ang mami mo, ha? I-dial mo ang tamang number niya. Hindi po siya sumasagot eh. Subukan mo na lang uli. Nang magpaalam ang bata, ay ibinaba na niya ang telepono. Pinagmasdan muna niya si Arabella bago niya ito nilapitan. Tila hindi ito makapag-concentrate sa ipinagagawa niya rito. Hindi niya may paliwanag kung bakit parang gusto na naman niyang marinig ang boses ng batang babae. Nang bigla na namang tumunog ang telepono sa mesa niya. Hindi nga siya nagkamali dahil ang batang babae na naman ang nasa kabilang linya. Hindi ko po talaga makontak ang mami ko eh. Pwede pong pakisuyo o kaya pakisabi na lang po na siya ang tumawag sa akin. Please lolo. Paglalambing nito. Sweetheart, tito na lang itawag mo sa akin, okay? Huwag naman lolo dahil bata pa ako. Natatawang sabi niya. Ay, sorry po tito. Hinging paumanhin nito. It's alright. What is your name, iha? My name is Andrea Rica and my nickname is Ika. Bibong sagot nito. Natawa siya dahil kung ano ang inihaba ng pangalan nito ay siya namang iksi ng palayaw nito. Hello, Ika. I'm your Tito Rigo. Hello po. What is your mother's name, iha? Subalit mahinang click na ng telepono ang narinig niya. Hello? Ika? Kahit kinakabahan ay hindi napigilan ni Arabella ang matawa, tinawag na lolo ni Ika si Rigo. Nasanay kasi ang kanyang anak na si Mr. Corpus ang nakakasagot dito. At si Mr. Corpus din ang tinatawag nitong lolo. Kasalukuyan siyang nasa private office nito nang tumunog ang telepono sa pangalawang pagkakataon. Kinabahan siya dahil baka si Ika na naman ang tumatawag. Malamang na nalingat ang kanyang ina sa pagbabantay kay Ika, kaya nakatawag ang kanyang anak. Binilinan niya ang kanyang ina na huwag hayaang makatawag ang bata dahil ipinagbabawal na ang mga personal calls sa kanilang opisina kapag oras ng trabaho. Hindi naman niya magamit ang kanyang cellphone para siya na lang sana ang tatawag sa anak dahil hindi pa niya break time. Ganun na lang ang kabog ng dibdib niya nang marinig na tinatanong nito si Ika tungkol sa pangalan ng ina ng kanyang anak. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makitang napailing ito ng ibaba ang telepono. Arabella, cancel all my appointments. Magro-roving ako and I want you to come with me. Pukaw ni Rigo sa kanya. Ngayon na sir? Gulat na tanong niya. Tila nag-iba na naman ang mood nito. Yes, right now. Hinubad nito ang kurbata at inililis ang mahabang manggas ng polo nito. I will wait for you at the lobby. Dugtong nito bago nagmamadaling lumabas ng opisina. Humanga siya sa pamamalakad ni Rigo sa kumpanya nito. Hindi na sayang ang pagdalaw nila sa mga outlet dahil bawat butik na pinupuntahan nila ay pinulong nito ang mga empleyado at minomotivate na pagbutihin ang mga trabaho ng mga ito. Gabi na nang marating nila ang pinakahuling outlet. Nasa ikatlong palapag pa yon ang isang sikat na department store. Nagkataong hindi gumagana ang escalator ng store kaya kinakailangang akyatin na lamang nila iyon gamit ang hagdan. Hiningal siya sa paghabol dito. Naramdaman na niya ang pagod at uhaw. Are you okay? Nag-aalalang nilingon siya nito. Ni hindi kasi siya nagreklamo at humiling na magpahinga muna sila. Kaya inaakala nito na ayos lang siya. Inalalayan siya nito at sinabayan sa pag-akyat. I guess we should take a rest first. Inakbayan siya nito at iginiya papasok sa isang fast food. How stupid I am. Ni hindi kita naalalang pamiryandahin. It's okay. I know we have a lot of things to do. Muli siyang nailang ng malanghap ang swabeng pabango nito. Okay lang ba kung dito na lang tayo? Oo naman. Gusto ko ang pizza nila dito. Nakangiting sabi niya. Kung ganon, pasok na tayo. Habang umuorder si Rigo, ay tahimik namang nakaupo si Arabella sa isang sulok. Lihim niyang pinag-aaralan na mga kilos nito. Sa mahigit apat na taong hindi pagkikita ay walang nagbago sa itsura nito.
maliban sa kagalang-galang na pananamit ng lalaki. Naaalala rin kaya niya ang nakaraan na isaisip niya na sa ganoon siyang pagmumuni-muni nang biglang malaki ang kanyang mga mata nang mapagawi ang tingin niya sa pintuan. Nakita niyang pumasok si Ray, nag-iisa ito. Inilibot nito ang paningin sa paligid na tila naghahanap ng bakanteng mesa. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nag-alala siyang baka makita siya ni Ray. Hindi niya tiyak kung ano ang maaring gawin sa kanya ng dating nobyo. Halos manginig ang kanyang katawan nang mapagawi ito sa kanyang kinaroroonan. Halos isubsob niya ang ulo sa pagkakayoko. Wag lang siyang makita nito. Sinamantala niya ang pagkakataon ng lampasan siya nito. Halos magkandara pa siya sa paglapit sa nakapilang si Rigo. "What happened?" Nag-aalalang tanong nito. Mahigpit siyang kumapit sa braso nito. Hindi pa siya nakontento ay niyakap na rin niya ito. Sa takot ay isinubsob niya ang mukha sa dibdib ng lalaki. Umaamot ng lakas. "Take me home, please." Mahinang pakiusap niya rito. "Bakit? What's wrong?" Naguguluhang tanong nito. "Sa bahay na lang ako magpapaliwanag." "Bell? Bell, wait!" Narinig pa niyang tawag ni Ray. "Rigo, please." Pagmamakaawa niya rito, agad itong tumalima. Yakap-yakap siya nito nang lumabas sa naturang establishmento. Nakita niyang humabol sa kanila si Ray, pero pinigilan ito ng mga gwardiya. Pinangko na lamang siya ni Rigo dahil tila nanghihina siya. Buong pagmamahal siyang niyakap ni Rigo. Nang nasa loob na sila ng kotse nito, masuyong hinaplos ng lalaki ang kanyang likod habang pinapakalma siya. Pagkway hinahalikan siya nito sa noo, hindi man siya magsalita, ay alam na nito na may malaking bumabagabag sa kanya. Kahit papaano ay napanatag siya, alam niyang hindi siya pababayaan nito. Noon niya na-realize na panahon na upang ipagtapat niya rito ang tungkol kay Ika. "How do you feel?" Yakap pa rin siya nito. "Feeling better." Nakangiting tugon niya. "Good. Now, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong problema niyo ng lalaking yon?" Umayos ito ng pagkakaupo. Tila inihahanda nito ang sarili sa pakikinig. "Siya si Ray." Panimula niya, tumango ito. "He was my fiancé before the incident. Malapit na kaming ikasal nang kinailangan kong lumuwas sa Davao para damayan ang kapatid ko noong mamatay ang asawa nito. The rest is history." "Siya ba ang sinasabi mong asawa noon?" "Yes," tugon niya. "Natanggap ko na kasing siya ang makakatuluyan ko, kaya ganun ang pakilala ko sa kanya. Pero nagbago ang lahat ng makilala kita." Napayuko siya. "Sinabi mo ba ang nangyari sa atin?" "I have to. Hindi ko siya kayang lokohin kaya pinagtapat ko sa kanya ang lahat. He still wanted to continue our wedding despite what happened." "Pero bakit hindi ka pumayag?" "Dahil natuklasan ko ang motibo niya. Pakakasalan lamang niya ako dahil nais niya akong gantihan. Gusto niyang kuluhin ang buhay ko. Wala na siyang tiwala sa akin kaya tinakasan ko siya." Namalisbis na ang luha mula sa kanyang mga mata. "Kasalanan ko ang lahat. Naging mapusok ako noon. Hindi sana nangyari ang mga kaguluhan sa buhay mo kung hindi kita pinakialaman. Marahil ay natuloy sana ang kasal ninyo. Masaya sana kayong nagsasama ngayon bilang mag-asawa. It's all my fault." Nagsisising pahayag nito. "No, don't blame yourself. Alam kong mangyayari ang lahat ng ito para matuklasan ko ang tunay niyang pagkatao. Wala akong pinagsisisihan sa nangyari at lalong hindi kita sinisisi." Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito. "Dahil kung hindi nangyari sa atin yon, ay wala sana sa piling ko si Ika." Dugtong niya sa isip. "You still love him?" Inilapit nito ang mukha sa kanya
Tila nais nitong arukin ang kanyang damdamin. Tatakas ba naman ako kung mahal ko pa siya? Pag-amin niya, saka siya napayuko. Iniangat nito ang baba niya at masuyo siyang tinitigan. Kung ganon, sino ang tinatawagan mo at tinatawag na honey? Napangiti siya. Makikilala mo rin siya, pero bakit mo na itanong? Dahil nagsiselos ako. Hindi mo ba nakikita sa mga kilos ko? At bakit ka naman magsiselos? Pigil niya ang hininga habang hinihintay ang sagot nito. Mahal kita, Arabella. Matagal na. Simula pa noong makita kita sa barko ay iniibig na kita. Nawalan lamang ako ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Nang sinabi mong may asawa ka na. Sinserong pahayag nito. Nalaman mo namang nagsinungaling lang ako noon, hindi ba? Yeah, pero hindi na ako nabigyan noon ng pagkakataon na magtapat sa'yo. Ngayong nakita tayong muli at nalaman kong dalaga ka pa ay nabuhay na naman ang aking pag-asa. Ginagap nito ang kanyang mga kamay. Arabella, pag-ibig ang nagtulak sa akin noon upang angkinin ka. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Ikaw pa rin ang nag-iisang laman nito. Itinuro ni Rigo ang bandang puso nito. Sinubukan kong limutin ka dahil akala ko noon ay wala akong puwang sa puso mo. Pero hindi kita magawang alisin dito sa puso ko. Napaiyak siya bago yumakap dito. Gustong malunod ng kanyang puso sa kanyang mga naririnig. Mahal na mahal din kita, Rigo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako pumayag na matuloy ang kasal namin ni Ray. Arabella. Buong pagmamahal siyang hinalikan nito sa mga labi. Natangay siya ng kanyang damdamin nang may maalala siya. Marahan niya itong itinulak. Hindi ba't sinabi mong malapit ka ng ikasal? Bakit mo sinasabing mahal mo pa ako kung magiging pag-aari ka na ng iba? Tama ka. Malapit na nga akong ikasal. Pag-amin naman nito, pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Parang gusto niyang bumaba ng kotse. Naiinis siya rito at gusto na naman niyang umiyak. Hey honey, relax ka lang. Ang ibig kong sabihin noon ay kung papayag ka na maaring malapit na akong ikasal. Dahil ang babaeng ibig kong pakasalan na ikaw lang. Wala nang iba. Hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayong muli. Now, will you be my wife, Arabella? Please marry me. Hilam sa luha nang muli siyang yumakap dito. Yes, I'm willing to be your wife. Now take me home. May dapat ka pang malaman tungkol sa akin. Good evening, Mama. Bati ni Arabella sa ina bago ipinakilala si Rigo. Magandang gabi po. Bati naman ni Rigo. Nginitian nito ng kanyang ina. Kahit hindi niya ipaliwanag, ay kilala nito ang lalaki. Tumingin ang kanyang ina sa kanya. Nasa itaas siya. Sandali lang at tatawagin ko siya. Hindi nalingid sa kanya ang pangingilid ng luha sa mga mata ng kanyang ina. Alam nitong matatapos na rin ang pagdurusa niya. Liligaya na rin siya at si Ika. May pagtataka sa anyo ni Rigo nang bumaling siya rito. Maupo muna tayo. Anya rito. Masuyo siyang kinabig ni Rigo. Isinandig nito ang kanyang ulo sa dibdib nito habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Mami! Masayang tawag ni Ika sa kanya pero natigilan nito nang makita si Rigo. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Umayo sila sa pagkakaupo. Honey, come to mommy. Nakalahad ang isang kamay na tawag niya kay Ika. Nakatingin din ito kay Rigo ng kalungin niya. Ika, may ipapakilala ako sa'yo. Bumaling siya sa natitigilang si Rigo. Halatang nabigla ito sa nakikitang malaking pagkakahawig sa bata. Lalo na nang makita nito si Ika sa malapitan. Daddy? Hindi pa man ay papakilala si Ika kay Rigo, ay agad na itong yumakap.
Ikaw si daddy ko, hindi ba? Lumipat ito sa kandungan ni Rigo. Nangingilid ang luhang napatingin si Rigo sa kanya. Anak mo si Ika, Rigo. Anak natin siya. Siya ang bunga ng pagmamahala natin noon sa isla. Pagtatapat niya rito ng katotohanan sa pagitan ng paghikbi, hindi na nakapagsalita si Rigo. Pakiramdam ng lalaki ay mapapabulala siya ng iyak kapag ginawa iyon. Sabik na tinugon ni Rigo ang yakap ng anak. Masuyo nitong itinayo si Ika sa kanyang kandungan. Hindi na nito napigil ang mapaluha. Daddy, why are you crying? Tanong ni Ika kay Rigo. Nangunyapit ito sa leeg ng ama. Wala anak. Masaya lang ako. At nagkita rin tayo. Hindi ka naaalis? Hindi na. Tumabi ito sa kanya habang karga si Ika. Thank you. Anito, saka siya hinalikan sa mga labi. Tinugon niya ang halik nito. Maligaya siya sa pagtatagpo ng kanyang mag-ama. Masuyo niyang pinunasan ang mga luha nito sa pisngi. Siya ang aking honey at laging tinatawagan. Paliwanag niya. Tumango ito, saka siya kinabig. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinaligaya, Arabella. Maraming salamat sa iyo. Gusto ko sana makasal tayo kaagad. Gusto kong bumawi sa inyong mag-ina. Pupunan ko ang mga pagkukulang ko sa inyo ni Ika. Ikaw ang bahala, Rigo. Ipinapaubaya ko sa iyo ang desisyon para sa aming mag-ina. Saglit pa silang nagkwentuhan nang makatulog na ang bata. She's so sweet and innocent. Masuyong pinagmasdan ni Rigo ang anak. Siya ang tumawag kanina sa opisina, hindi ba? Ngumiti siya. Hindi ko kasi natawagan maghapon, kaya siya na lang ang tumawag sa akin. Kaya pala parang gustong-gusto kong marinig ang kanyang boses. Anak ko pala siya. Buong pagmamahal na hinaplos nito ang pisngi ni Ika. Andrea Rica. Nice name. Bumaling ito sa kanya at masuyong tinitigan ang kanyang muka. Ginawa mo sa pangalan ko. Patunay lamang na hindi mo ko nakalimutan. Napangiti siya. Ibaba mo na nga ang anak mo para hindi ka mangawit. Gabi na, may pasok ka pa bukas. Ayoko na yatang umuwi. Anito na may pilyong ngiti sa mga labi. Hoy mister, alam ko kung anong iniisip mo ha. Pakasalan mo muna ako no? Gusto mo pang dumalawa? Ano ka, siniswerte? Aniya nang nagpatiunang tinungo ang silid ni Ika. Sinabi mo eh. Nangingiting sabi nito habang karga ang anak nila. Nagmamadaling pumasok sa opisina si Rigo. Kailangan matapos ang matrabaho niya. Tinawagan na niya si Arabella kanina at sinabihang huwag nang pumasok dahil balak niyang ipasyal ang kanyang mag-ina. Nais niyang simulang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang ama ni Ika at asawa naman ni Arabella kahit hindi pa sila ikinakasal. Papasok na sana siya sa private office niya nang may tumawag ng pansin niya. Mr. Hernandez? Anang lalaki. Kunot ang noong pinagmasdan niya ito. I'm Ray. Reynante Sanchez. Sumeryoso ang mukha ni Rigo. Yes? What can I do for you, Mr. Sanchez? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Hernandez. Nagpunta ako rito dahil kay Arabella. Tiimbagang na hinarap niya ito. Anong kailangan mo sa girlfriend ko? Calm down, Mr. Hernandez. Wala akong masamang tangka sa kanya. Naparito ako upang kausapin ka tungkol kay Arabella. What about her? Ray, alam ko kung anong nangyari sa inyo ni Arabella. Tahimik na ang buhay niya. Kaya sana'y huwag mo na siyang guluhin pa. Alam ko. Pero nandito ako hindi para manggulo. Gusto ko lamang sana siyang makausap at humingi ng tawad sa kanya. Sa mga ginawa kong panggigipit sa kanya noon. I know I was wrong.
pero na-realize ko na ang mga mali ko. Masaya na rin ako ngayon at may sarili na rin akong pamilya. Pero hindi mawala sa isip ko mga ginawa ko noon kay Arabella. Maniwala ka, pinagsisihan ko na ang lahat ng iyon. Ang tanging gusto ko lang ay makahingi ng tawad sa kanya at matahimik na. Nabasa niya sa mga mata nito ang sinseridad sa mga binitawan nitong salita. Well, Mr. Sanchez, I think Arabella is not yet ready to talk to you. But don't worry, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng napag-usapan natin. Umaliwalas ang mukha ni Ray. Thank you, Mr. Hernandez. Aasahan ko yan. Huwag mo sanang pababayaan si Arabella. Makakaasa ka. Paniniyak niya rito. Alam niyang matutuwa si Arabella kapag nalaman nito ang tungkol sa pinag-usapan nila ni Ray. Do you have any idea kung saan kita dadalinhan? Hawak ni Rigo ang isang kamay ni Arabella. Naka-blindfold siya kagaya ng hiling nito. Nais kasi nitong sorpresahin siya pagkatapos ng kanilang kasal. At kasalukuyan silang nakasakay ngayon sa isang chopper. Wala eh. Imposibleng sa Maynila. Honeymoon natin to eh. I'm sure ayaw mo kong dalhin doon. Tama ka. Hindi naman tayo lalabas ng Pilipinas, hindi ba? Right again. Han, pwede ko na bang alisin ang blindfold ko? Tanong niya rito bago sumandig sa dibdib nito. Hep, hindi pwede. Don't worry, malapit na tayo. Just trust me, okay? Everything will be fine. Inakbayan siya nito. Tumahimik na lamang siya. Yumakap siya ng mahigpit sa lalaki. Kahit saan siya dalhin ito, ay wala siyang pakialam. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang paglanding ng chopper. We're here! Anunsyo nito. Inalalayan siya nitong makababa. Naramdaman niyang unti-unti nitong inaalis ang pagkakabuhol ng blindfold niya. Surprise! Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lugar na pinagdalhan sa kanya nito. Hindi siya makapaniwalang nasa isla sila kung saan sila napadpad noon. Kung dati sila lamang ang tao roon at wala ni isang bahay. Ngayon naman ay napakaraming turista ang naroon at marami ring mga cottages ang nakapalibot sa isla maliban sa dalawang malalaking hotels. Marami ring sasakyang pandagat siyang nakita katulad ng jet ski, motorboats at dalawang yate. Hindi siya makapaniwala sa kanyang namalas. Isa na iyong napakagandang beach resort. Do you like the place? Of course! Akala ko hindi na ako makakatapak sa islang to. I really can't believe it. Halika, marami pa ako ipapakita sa'yo. Hinawakan siya nito sa kamay. Tila sanay na sanay ito roon kahit marami na ang nabago. You remember this place? Huminto sila sa lugar kung saan may isang bahay na yari sa kugon at pawid. Kakaiba iyon sa mga rest house na nakita niya nung una. And that place? Itinuro ni Rigo ang batis. Napapaluha siyang tumango. Paano niya malilimutan ang lugar kung saan una nilang pinagsaluhan ng kanilang pagmamahalan? I preserve this place. Especially this house na naging pugad natin nung napadpad tayo rito. Masuyo siya nitong kinintala ng halik sa mga labi. Pabalik-balik ako sa lugar na to simula na magkahiwalay tayo. Pinilit kong buhayin ang mga alaala mo rito. Gusto kong hanapin ka noon pero alam kong wala akong pinanghahawakan. Ang alam ko kasi noon, si Ray ang mahal mo at nais pakasalan. Isa pa, hindi ko alam kung saan ako magsisimulang maghanap. Hindi ko kasi naitanong ang buo mong pangalan. Anito, saka masuyong pinahid ang kanyang mga luha. Naisip kong bilhin ang islang to para panatilihing buhay ang alaala mo. Nag-invite ako ng mga investors para gawing beach resort ang isla. Natuklasan nila ang kagandahan nito kaya marami akong nakumbinsing mag-invest. I'm the major investor here. So ako ang binigyan ng karapatang magbigay ng pangalan ng resort. Wala akong idea noon. Pero ngayong dumating na si Ika, siya ang naisip ko kaagad. Mahabang paliwanag nito. You mean,
hindi niya naituloy ang nais sabihin. Andrea Rica Resort. Maganda, hindi ba? Lumuluha siyang tumango. Sa kanya ko'y pinangalan ng resort dahil siya ang unang bunga ng pag-ibig na nabuo sa islang to. Masuyong hinawakan ito ang kanyang baba. I love you, Rigo. Yumakap siya ng mahigpit dito. I love you too, Arabella. Ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko. Anito, saka siya masuyong hinagkan sa mga labi. Batid niyang hindi na sila magkakahiwalay pa kailanman, sa hirap man o ginhawa. Kapwa nila haharapin ang lahat ng darating sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento natin ngayong araw. Ito po ang inyong Kuya JM at ito ang Rated Stories. Maraming salamat pong muli at hanggang sa susunod na kwento.